Simulan na po natin ang ating kwento. Isang araw, may bisita itong si Tatay Dadoy na isang kilala at nirerespeto na tao sa kanilang lugar. Matagal na din itong nagiging kaibigan ni Tatay Dadoy dahil magkakabata ang mga ito. Si Manong Hernan na galing lang din sa lugar ng sinawahan na kapag may-ari na ito ng malawak na lupain doon sa kabilang bayan, ang bayan ng Takuling. Humihingi ito ng tulong kay Tatay Dadoy dahil sa pagkasangkot ng anak nito sa isang madugong patayan doon sa liblib na bahagi ng lugar ng Takuling kung saan napatay ang tatlong kabataan at dalawang matanda sa insidenteng iyon. Ang mga pinatay ay ang mga kaibigan ng anak ni Manong Hernan at kilala niya ang mga ito dahil makailang beses nang napunta ito sa kanilang tirahan. Away sa lupa daw ang ugat ng pagpatay. Magkakamag-anak lamang ang naglalaban. Sa araw ng krimen, magkakasama sina Lina at ang tatlong mga kaibigan, ang ama ng mga ito at ang isang driver sa isang resort para maliligo. Naganap ang mga pagpatay sa mga ito doon sa lugar. Maswerte lamang itong si Lina at hindi idinamay ng mga kriminal. Sobrang nakakakilabot ang nasaksihan ng dalagang anak nitong si Manong Hernan. Dahil bukod sa pagpatay sa mga biktima, nakita pa niya na kinain ng mga ito ang mga puso ng mga biktima na ayon pa sa kwento nitong si Lina na mukhang hindi normal na mga tao ang mga salarin. Parang mga halimaw ang mga ito at walang awa. Dahil sa mga imbestigasyon, nagiging saksi sa kasong iyon ang anak ni Manong Hernan at kahit na alam niyang sobrang delikado ang kanilang ginawang pagsaksi, pero gusto din ng matanda na makamtan ang hustisya ng mga biktima. At tama nga itong si Manong Hernan dahil mula nang magsalaysay itong si Lina doon sa mga pulis sa lahat ng mga nangyayari, maraming mga nakakatakot ng pangyayari ang nagaganap sa buhay nila ni Manong Hernan. Minsan may mga putok silang naririnig halos gabi-gabi galing sa baril at may mga makikita silang mga taong umaaligid na kapwa nakasuot ng maitim na damit ang umaaligid sa kanilang bahay pati na doon sa kanilang malawak na taniman ng mga prutas at gulay. Nagpapakita din ang mga halimaw na ito. Hanggang sa isang araw, habang nasa bahay sila doon sa kanilang malawak na lupain, may tatlong katao ang umaatake sa kanila at pilit na dudukutin sana itong si Lina. Nanlaban ang mga tauhan ni Manong Hernan na pinagkakatiwalaan niya doon sa kanyang bukirin. Kaya nahirapan ang mga kriminal. Ngunit napatay nito ang isa niyang tauhan. At base naman sa kwento ng mga tauhan ni Manong Hernan, parang hindi mga normal na tao ang mga umaatake sa kanila. Kakaiba kasi ang itsura ng mga ito at kakaiba din ang antas ng liksi at bilis. Parang mga aswang daw ang mga ito, wika ng mga tauhan ni Manong Hernan. Matapos ang insidenteng iyon, hindi na nag-aksaya ng oras itong si Manong Hernan. Baka kung may mangyayaring masama pa sa kanyang anak, ayaw na niyang may mamatay pa sa kanyang mga tauhan. Kaya nagmamadali itong nagbiyahe papunta sa bahay nila ni Tatay Dadoy. Kailangan niya talaga ang tulong ng albularyo. Dahil kung mga aswang man ang mga totoong kriminal, si Tatay Dadoy lamang ang katapat ng mga ito. Kaya sa araw na iyon,
sumama agad itong si Tatay Dadoy kay Manong Hernan papunta sa lugar ng Takoling. Pero isinama niya ang kanyang kababata at kaibigan na si Tatay Abito. Malakas at magaling din ito pagdating sa mga aswang. Habang nagbiyahe ang mga ito, sakay ng sasakyan ni Manong Hernan, patuloy pa rin ito sa pagkukwento. Plano kasi nila, habang nagpapatuloy ang kaso at imbestigasyon, magiging kasama ni Lina doon sa bahay na nakatayo sa kanilang bukirin ang dalawang matanda, sina Tatay Dadoy at Tatay Abito. At kung maaari, tutulungan nila ang pag-usad ng imbestigasyon para mapadali ang kaso. Sa isip naman ni Tatay Dadoy, mas mainam ngang tutulungan nila ang pamilya ng biktima para mapanagot agad ang mga ito sa kanilang ginawang kasalanan. Kung mga aswang man ang nasa likod ng krimen, pagbayarin nila ang mga ito. Pero isa sa iniisip ni Tatay Dadoy, kung mga aswang man ang may kagagawan, tiyak siyang may iba pang kakampi ang mga ito. Nakapagtataka lamang dahil ilang taon na din ang nakalipas na wala ng mga aswang ang napapabalita sa lugar ng Takoling. Pero bakit ngayon may mga krimen ang nagsilabasan doon sa lugar at ang mga aswang ang pinaghinalaan? Makalipas ang ilang minuto nang marating na nila ang bahay nitong si Manong Hernan, agad na ipinakilala si Tatay Dadoy sa lahat ng mga tauhan. Kilala na ang mga albularyo sa kanyang asawa at mga anak. At pagkatapos, nagpupulong na ang mga ito na pagkasunduan nila na pupuntahan muna nila ang pamilya ng mga biktima para makapagtanong-tanong din itong si Tatay Dadoy bago sila pupunta doon sa bukirin ni Manong Hernan. Sa paglabas nila ng bahay, kasama na nila itong si Lina, si Manong Hernan, ang dalawang tauhan ng matanda at sina Tatay Dadoy at Tatay Abito. Binaybay nila ang daan papunta doon sa kabilang barangay. Nang mapadaan sila doon sa mga kakahuyan, dito na napansin ni Tatay Dadoy na parang may mga sumusunod sa kanila. Kaya utos niya sa nagmamaniho ng sasakyan na itabi na muna ito. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ng sasakyan ang albularyo at parang bumulong-bulong ito. Ramdam talaga ni Tatay Dadoy ang samyo ng kadiliman sa buong paligid. Alam niyang may mga nilalang na kampo ng kadiliman ang umaaligid at sumusunod sa kanila. Mga aswang. Hanggang sa pumasok muli itong si Tatay Dadoy sa loob ng sasakyan. Sa isip niya, pabayaan lamang muna ang mga aswang na ito. Hindi din niya sinabi sa mga kasama nila na may mga aswang ang umaaligid sa kanila, maliban lamang kay Tatay Abito, dahil alam niyang naramdaman na din ito ng kanyang kaibigan. Makalipas pa ang ilang minuto, narating na nila ang lugar ng pamilya ng mga biktima. Naabutan pa nila sa bahay ng mga ito ang ina at ang kapatid ng mga nagiging biktima. Nagulat pa nga ang mga ito pagkakita sa kanila, lalong-lalo na kay Manong Hernan. Si Manong Hernan ang unang nagsalita. "Huwag kang mag-alala, Maring Piona. Hindi kami aatras sa kaso. Patuloy na magiging saksi at titistigo si Lina sa lahat-lahat. Ngayon, kasama namin itong si Dadoy, isang kilalang albularyo sa bayan ng Talingting. Humingi ako ng tulong sa kanila para sa proteksyon ng aking anak at makakatulong din sila sa inyong problema. Diba sabi mo, mga aswang ang may kagagawan sa mga pag-atake? Sabihin mo ito
ang lahat-lahat kay Dadoy. Tumitig ang matandang babae kay Tatay Dadoy na parang namimilog ang mga mata. Sa isip nito, maaaring matutulungan na sila dahil alam niyang ang mga may kagagawan sa lahat ng mga pagpatay ay ang isa niyang kapatid na si Martin. Ito lamang ang mayroong malaking interest sa kanilang malawak na lupain. Gusto nito na ibinta nila ang malaking bahagi ng kanilang pagmamay-ari na lupain at paghatian na lamang nila ang pira. Gusto din ito na siya na ang mamamahala sa kanilang taniman ng mga niyog. Ito ang kanilang madalas na pag-awayan dahil ayon sa bilin ng kanilang mga magulang, huwag ibinta ang kanilang lupain. Sama-sama silang magkakapatid na pangangalagaan ito. Pero sa kanilang tatlong magkakapatid, itong si Martin ang sobrang suwail at gusto talaga nitong laging nasusunod. Nitong nakaraan na buwan, nagbabanta pa ito sa kanila na kung hindi ito pagbibigyan, may paglalagyan ang kanilang pamilya. Bukod pa nito, matagal na din ang panahon na may mga nasagap silang mga balibalita tungkol sa pamilya ng asawa nitong si Martin na may lahi daw itong mga aswang. Kaya malaki talaga ang posibilidad na ang mga ito ang nasa likod ng pag-atake sa kanila. Payo ni Tatay Dadoy na mas nakakabuting lumuwas muna sila ng lugar. Pansamantalang umalis muna sila sa kanilang tirahan at pupunta sila sa lugar kung saan mas ligtas ang kanilang mga buhay. Hindi pwede na dito kayo manatili. Baka kayo na ang isusunod. Wika ni Tatay Dadoy. Habang umuusad ang kaso ninyo, hihilingin ko ang tulong ni Tasing, isang babaylan, malakas na babaylan. Matutulungan kayo laban sa mga aswang na iyon. Lumipas pa ang ilang minuto bago natapos ang kanilang pag-uusap na pagkasunduan na nila na hihilingin nila ang tulong nitong si Mamang Tasing. Dinaanan muna nila ang bayan ng Lase para sadyain ang babaylan at pagkatapos dumiritso na sila doon sa bukirin ni Manong Hernan. Ngunit kahit saan pa sila nagpunta, ramdam ni Tatay Dadoy na patuloy silang sinusundan ng mga aswang. Pati na pagdating doon sa bahay nila ni Manong Hernan, ramdam pa rin ng albularyo ang presensya ng mga aswang. Wika nitong si Tatay Dadoy. Abito, pumasok na muna kayo sa loob. May gagawin lamang ako sa paligid. Mukhang hindi tayo tinantanan ng mga aswang na iyan. Ang sagot naman nitong si Tatay Abito. Oh, ikaw na ang bahala, Dadoy. Sasamahan ko na sila doon sa loob. Huwag lang magkakamali ang mga aswang na iyan, Dadoy. Dahil may paglalagyan ang mga ito. Nang makapasok na sina Tatay Abito at ang pamilya nitong si Hernan, may mga kinuhang dinikdik na dahon ng antunga itong si Tatay Dadoy at pagkatapos isinaboy niya ito sa buong paligid. Pansamantalang hindi makakalapit ng ilang oras ang mga aswang sa bahay nila ni Manong Hernan. Dahil ayaw ng mga ito ang kakaibang amoy ng dahon at ng bulaklak ng halamang antunga. At pagkatapos, sumunod na din sa loob ang albularyo. Kasama nila ang katiwala ni Manong Hernan sa bahay at ang dalawa pa nitong tauhan na tagabantay. Tiwala itong si Manong Hernan na hindi sila gagalawin ng mga aswang dahil sa presensya ng dalawang malakas na albularyo. Ngunit makalipas pa ang ilang oras, pagpatak ng 10:00 ng gabi, may mga tao na
ang umaaligid sa bahay nila ni Manong Hernan. Sa pagkakataon na iyon, hindi na mga aswang ang nasa paligid, kundi mga tauhan nitong si Martin, ang kapatid ng pinatay. Armado ng mga baril at handang-handa na sa gagawin na pagpasok sa bahay nila ni Manong Hernan. Doon sa unahan, sa malalagong kakahuyan, nandoon itong si Martin mismo kasama ang mga tauhan at ang asawang aswang. Minda, sila na muna ang bahala ni Brando sa pamilya ni Hernan. Huwag mo munang pagalawin ang mga tauhan at kasamahan mo, Delikado, dahil mukhang kumuha sila ng mga albularyo. Umalis na muna tayo sa lugar na ito. Balitaan na lamang tayo ni Brando pagkatapos ng kanilang misyon. At mabilis nang umibis sina Martin kasama ang asawa nito at ang mga aswang. Habang ang grupo nitong si Brando dahan-dahan nang umuusad sa palibot ng bahay nila ni Manong Renan. Hindi mga aswang ang mga ito, ngunit armado ng mga malalakas na baril ang mga ito at plano ng grupo nila. Walang ititirang buhay sa lahat na nasa loob ng bahay. Nasa 15 ang lahat na nasa paligid ng bahay nila ni Manong Hernan. Sinipat-sipat muna ng mga ito ang buong paligid ng bahay. Tahimik na kasi ang kaloob-looban at nakapatay na ang mga ilaw. Habang sa loob ng bahay, nakasilip sa labas itong si Tatay Abito at Tatay Dadoy. Masama kasi ang pakiramdam ng mga ito. Nakapagtataka ang biglaang pagkawala ng presensya ng mga aswang sa palibot at pumalit ang kakaibang presensya ng kadiliman. Hanggang sa may nasipat silang mga tao ang nasa labas, kita din nila na may dalang mga baril ang mga ito. Tiyak ni Tatay Dadoy na hindi mga aswang ang mga ito at hindi rin mga antinggero. Ibig sabihin, mga normal na tao lamang ang mga ito. Pero sobrang delikado pa rin ang mga ito dahil sa dala nilang mga malalakas na armas. Pinagsasabihan na nila sina Manong Hernan na magtagong mabuti ang mga ito doon sa kwarto. Habang ang mga tauhan ni Manong Hernan nasa sala ang mga ito, may hawak din na mga baril at naghihintay lamang sa utos nila ni Tatay Dadoy at Tatay Abito. Nang makita nila ang unti-unting paglapit ng mga nilalang sa labas, agad na inutusan ni Tatay Dadoy ang apat na mga tauhan ni Manong Hernan na pumuwisto na ang mga ito doon sa may sala at huwag hayaan na may makakapasok sa kwarto kung saan nagtatago sina Manong Hernan. Ilang sandali lamang ang lumipas. Biglang napadapa ang mga ito dahil umaalingaw-ngaw ang malakas na mga putukan galing sa labas. Pati sina Tatay Abito at Tatay Dadoy, gumagapang na ang dalawa papunta doon sa may kusina. Nang makarating ang dalawang albularyo doon sa may kusina, mabilis nang lumabas sila sa pintuan at nagtatago agad doon sa mga sagingan. Ngunit nakita na sila ng mga kriminal at pinaulanan na sila ng bala. Abito, ikaw na ang bahala doon sa harapan. Ako na rin ang bahala sa mga taong ito, ang wika nitong si Tatay Dadoy. Pagkatapos, mabilis nang nag-usal ang dalawa ng mga orasyon na sa bulag at ikinarga na ang mga hawak na agimat. 5 katao ang nagpaulan sa kanila ng bala. Nasa gilid na ito ng bahay nila ni Manong Hernan, habang may 4 ang nakatago sa likod ng mga puno ng niyog at niratrat ang bahay nila ni Manong Hernan, habang ang 5 pa nasa harapang bahagi ng bahay nitong si Manong Hernan. Matapos na maikarga ng 2 ang mga hawak na agimat at mapakain ang mga ito ng dasal, napakabilis ng tumakbo itong si Tatay Dadoy. Hawak ang sinturon at papunta ito
doon sa mga nakatago sa likod ng mga puno ng niyog. Habang si Tatay Abito, umikot ito sa kabila para atakihin ang mga taong nasa harapan. Ginawa lamang nila ito sa loob ng 5 segundo. Ganun sila kabilis. Isang hampas ni Tatay Dadoy doon sa isang nakatago sa likod ng punong niyog, agad itong napaigik at nawalan ng malay. Hindi na rin nakahuma pa ang mga kasamahan ng mga ito. Nang sunod-sunod na ang ginawang pag-atake ni Tatay Dadoy sa mga ito, tanging hiyaw ang maririnig mo sa mga ito. At pagkatapos biglang tumahimik, nakabulagta na ang 5 mga tauhan nitong si Brando at wala ng malay. Kaya ang 5 na nasa gilid ng bahay nila ni Manong Hernan, nagtataka ang mga ito at tumakbo pabalik doon sa niyugan. Dito naman nakakita ng pagkakataon ang mga tauhan ni Manong Hernan na nakapwisto doon sa sala. Nang makita nila ang 5 mga katao na tumakbo pabalik doon sa mga niyugan, pinagbabaril na nila ang mga ito. Sunod-sunod ang kanilang ginawang pagbaril sa mga kalaban, kung kaya't bumulagta ang 2 sa mga ito nang mapuruhan ng tama ng bala ng baril. Habang ang 3 mabilis naman na nakapagtago sa likod ng mga puno ng niyog. Ngunit dito rin nila nakita ang 5 mga katawan na kanilang kasama na walang malay. Nagkalat ang mga ito at nakabulagta sa lupa. Palaisipan ng mga ito kung paano nangyayari ang ganoon. Napakabilis naman na napatumba ang kanilang kasamaan. Sino ang may gawa? Kaya sabi ng isa sa mga ito, "Bin, mukhang hindi na ito tama. Wala tayong kalaban-laban sa mga ito. Sasabihin na natin kay Busing Brando ang nangyayari dito sa likod." Ngunit napatitig sila sa isang taong nagsasalita doon sa unahan. "Wag na, hindi na kailangan, dahil matutulad din kayo sa mga nakabulagtang nasa lupa." Ang wika nito, tinitigan nila ang nagsasalita at nakita nila ang hitsura nito dahil natamaan ito ng liwanag ng buwan. Isang matanda at mayroong mapuputing mga buhok. Sa isip ng mga ito na baka ang matandang nasa kanilang unahan ang may gawa ng mga pag-atake sa kanilang kasamahan, kaya mabilis nang itinutok nila ang kanilang mga dalang baril at pinaputukan ang nakitang matanda. Ngunit sa isang iglap, biglang nawala ito sa kanilang harapan, hanggang sa biglang napasigaw na lamang ang isa ng tamaan ng palo sa ulo at nawalan agad ito ng malay. Sumunod pa ang 2, agad na bumagsak ang mga ito ng tamaan ng mga hampas gamit ang sinturon. Biglang tumahimik ang likurang bahagi ng bahay nila ni Manong Hernan. Nakabulagta na ang lahat ng mga tauhan nitong si Brando na nakapwisto doon sa likuran. Habang sina Brando sa harapan, napapalaban na din ang mga ito kay Tatay Abito. Tumakbo na itong si Brando kasama ang 2 tauhan pabalik doon sa kakahuyan. Habang ang 2 nitong tauhan nakabulagta na at walang malay, mabilis naman na sinundan nitong si Tatay Abito ang mga papalayong mga kriminal at naabutan niya ito doon sa mga kakahuyan. Habang si Tatay Dadoy, tinawagan niya ang mga nasa loob para tulungan silang iligpit ang mga nakabulagtang mga kriminal na nasa labas. Dinala nila ang mga nawalan ng malay doon sa harapang bahagi ng bahay at iginapos. Pagkatapos, ang mga namatay, binalot nila ang mga ito ng sako. Plano nila, dadalhin nila ang mga ito doon sa punong barangay kinabukasan. Habang doon sa kakahuyan, napabagsak na din ni Tatay Abito ang 3 sinusundang kriminal na nandoon. Pinagtutulungan na din na dalhin ang mga ito doon sa bahay nila ni Manong Hernan. Iginapos nila ang mga ito
at napagkasunduan nila na bukas din dalhin nila ang lahat ng mga ito doon sa kapitan ng kanilang barangay at i-turn over sa mga pulis na nag-asikaso ng kaso ng pamilya ng mga biktima ng mga aswang. Sigurado silang mga tauhan ang mga ito nitong si Martin. Malaking tulong ito para sa mas madiin pa itong si Martin sa nasabing kaso. Kinabukasan, alas 6 pa lamang ay umalis na ang grupo ni Manong Hernan at dala na nila ang mga bihag. Nagkamalay na ang mga ito, pati na itong si Brando. Kasama din ang dalawang bangkay para madala sa mas malapit na puninarya bago imbestigahan. Habang sakay ang mga ito ng sasakyan ni Manong Hernan, tanong ng tanong ang matanda sa mga ito kung bakit sila inatake ng mga ito at kung sino ang nag-uutos. Ngunit tahimik lamang ang mga kriminal at walang nagsasalita hanggang sa pagsusuntukin na ni Manong Hernan ang iilan. Dito na nagsalita ang leader ng grupo, itong si Brando. Pakialamiro kayo. Huwag ninyong hahayaan na makawala kami sa pagkabihag dahil kapag mangyayari iyon, katapusan mo na, Manong Hernan. Wika naman itong si Manong Hernan. Alam ko kung sino ang nag-utos sa inyo bilang na ang araw ninyo, mga demonyo. Nang magsasalita na naman sana itong si Brando, pinitik ni Tatay Dadoy ang ugat ng liig nito at agaran na nawala na naman ito ng malay. Wika ni Tatay Dadoy. Tama na yan, Hernan. Ngayon nahawak na natin ang mga ito. Makakakuha na tayo ng mas matibay na ebidensya. Lumipas pa ang mga oras matapos na makapag-usap ang mga ito sa kapitan ng barangay. Inihatid na ng mga tanod ang mga bihag nila papunta doon sa patag ng Takuling para ma-turn over na ang kanilang mga bihag doon sa mga kapulisan. Kasama din ng mga ito itong si Manong Hernan. Habang sina Tatay Dadoy at Tatay Abito, bumalik ang mga ito sa bahay ni Manong Hernan para bantayan ang anak nito na si Lina. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto sa pagbiyahe nila ni Manong Hernan, napansin agad nila ang mga nilalang doon sa kakahuyan. Kita nila lahat ang mga nagtatalunan doon sa unahan ng kanilang gilid sa kanilang likuran at doon sa itaas ng mga punong kahoy. Dalawang sasakyan ang gamit nila ni Manong Hernan para makasya ang lahat ng mga bihag. Sa unang sasakyan, nandoon ang kunsihal at ang anim pa na mga tanod kasama naman ang walong mga nabihag nila. Sa ikalawang sasakyan naman, nakapwisto sina Manong Hernan kasama ang limang bihag at limang mga tanod. Armado naman ang mga ito ng baril. Kaya sa tingin ni Manong Hernan, hindi sila basta-bastang maatake ng mga kalaban. Ngunit nang papalabas na sila ng kakahuyan, napahinto ang mga ito dahil sa isang napakalaking putol ng kahoy ang nakahambalang sa kanilang daraanan. Nasa gitna ito ng kalsada at imposible sa kanila na makatawid kung hindi nila ito aalisin. Ngunit alam nilang sinadya ito ng sinuman o maaaring ng kanilang mga kalaban. Kaya agad na itinabi nila ang mga sasakyan at mabilis na nagsilabasan sa kanilang mga sinasakyan. Sinipat-sipat nila agad ang buong paligid. Sobrang napakatahimik. Wala silang nakitang anumang nilalang ang nasa paligid. Ang mga nakita nilang sumusunod at umaaligid kanina doon sa kakahuyan, nawala na ang mga ito. Dahan-dahan nang naglalakad payuko ang apat sa mga tanod para sana tingnan ang nakahambalang
na kahoy doon sa gitna ng kalsada. Ngunit gumulantang sa kanila ang nakakabinging putukan ng paligid. Pinaulanan na sila ng mga bala, kaya napabalik ang mga ito at napadapa. Pilit na kumukubli sa mga malalaking puno ng kahoy. Sinipat agad nila kung saan nanggagaling ang mga putukan. Pero sa tingin nila, galing ito sa iba't ibang direksyon. Tinamaan na ang dalawa sa kanila. Malulubha ang tama ng mga ito. Gumanti naman sila ng mga pagputok. Ngunit sadyang hirap silang maasinta ang mga kalaban. Hanggang sa makita nilang nagtatalunan na ang mga aswang papunta sa kanilang sasakyan. Ngayon, malinaw na sa kanila ang pakay ng mga ito. Gusto ng kanilang mga kalaban na iligtas ang mga hawak nilang bihag. Kaya dahan-dahan na silang lumapit pabalik doon sa kanilang sasakyan para pigilan ang mga papalapit na mga aswang. Pinagbabaril nila ang mga ito, kaya napaangil agad ang mga aswang nang tamaan ang mga ito ng bala galing sa kanilang mga baril. Ngunit nagiging agresibo pa ang mga nagpapaputok sa kanila. Dahan-dahan nang lumalapit na din ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Kaya muling napapatras sila doon sa mga kakahuyan dahil hindi nila kaya ang maraming mga kalaban na patuloy silang pinagbabaril. May tinamaan na naman dalawa pa sa kanila. Sa isip ni Manong Hernan, kung makakatakas man ang mga bihag nila, siguraduhin nilang hindi ito madali. Kumuha ng dalawang granadang dala itong si Manong Hernan at itinapon niya ito doon sa kanilang dalawang sasakyan para mapatay ang kanilang mga bihag. Kita nila ang pagsabog nito kasabay naman ng ilan sa kanilang mga bihag. Ngunit mayroon pang nakalabas at tuluyang nailigtas ng kanilang mga kalaban. Patuloy silang pinagbabaril ng mga ito. Sa tingin nila, mukhang mas dumarami pa ang mga kalaban sa paligid. Mas tumindi pa ang mga putukan. Kaya napatakbo na sila doon sa kalubluuban ng gubat. Dito na sila sinalubong ng mga aswang na nagtatago sa mga itaas ng mga puno ng kahoy. Sa gulat at dahil hindi nila napaghandaan ang ginawang pag-atake ng mga aswang, nagkakahiwalay sila ng landas. May mga nagtatakbuhan papunta doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan habang pinaputukan ang patuloy na pag-atake ng mga aswang. May ilan din ang napatakbo papunta naman doon sa unahan. Habang itong si Manong Hernan at ang isa pang tanod, mabilis na nagtatago sa ilalim ng mga malalaking ugat ng puno ng kahoy. Hindi sila makikita dahil na rin sa mga malalagong mga baging at dahon na nakapalibot sa punong ito. Sa tingin nila, mukhang pinaghandaan talaga ang kanilang pagdaan sa kakahuyan na ito. Mukhang alam ng mga kalaban na dadalhin talaga nila ang mga bihag sa patag ng lugar ng Takuling. Narinig na lang nila ang mga sigawan ng mga kasama nilang tanod nang maabutan ito ng mga aswang. At dahil nagkawatak-watak sila, madali lamang silang maatake ng mga aswang. Makalipas ang ilang minuto, tumahimik na ang buong paligid. Wala na silang narinig na mga putukan. Wala na ding mga angil galing sa mga aswang. Pero may namataan silang mga paa ang papalapit sa kanilang kinaroonan. May kinuhang buti ng langis itong si Manong Hernan at mabilis na ipinahid nila ito sa kanilang mga pulso at sentido para hindi sila maamoy ng mga aswang. Ilang sandali pa, may mga paa ang tumigil sa kanilang pinagtataguan. At ang sabi agad nung isa, patay na silang lahat. Ano ang gagawin natin sa kanilang mga bangkay? Sabi naman agad nung isang aswang, ano pa ba?
dadalhin natin ang lahat ng mga ito sa lugar nila ni Martin. Masarap na din ang mga ito para sa ating pagkain. Huwi ka naman nung isa na halugugin muna nila ang buong lugar dahil ayon sa mga nakaligtas na bihag nila ni Manong Hernan, mayroon pang dalawa ang nawawala at wala sa mga napatay nila. Ang hinala ng mga ito, maaring nakatakas na ang mga ito o maaring nakapagtago. Habang sina Manong Hernan, lalong nagsiksikan ang dalawa sa ilalim ng malaking puno ng kahoy at hindi gumagawa ng anumang ingay. Baka marinig sila at malalaman pa ang kanilang pinagtataguan. Ilang minuto pa ang lumipas nang muling tumahimik na ang buong paligid. Tiningnan nila ang paligid. Nakita nila ang mga nagkalat na mga dugo ng kanilang mga kasamahan. Ngunit wala na ang mga katawan ng mga ito. Dinala na ito ng mga aswang para gagawing pagkain. Napaluha na lamang itong si Manong Hernan. Mas lumala pa ang sitwasyon. Mas marami na ngayon ang mga nabiktima at mga nagbuwis ng buhay. Nagpalipas muna ng ilang minuto ang mga ito bago dahan-dahan na lumabas sa pinagtataguan. Nagpalingon-lingon muna ang mga ito sa kapaligiran at doon sa unahan bago tumalilis doon sa mga kakahuyan. Hindi na dumaan ang mga ito doon sa kalsada. Doon na dumaan ang dalawa sa gilid ng ilog pabalik doon sa bahay ng kapitan. At dahil naman sa mga nangyaring putukan, agad na napuntahan ang kakahuyan ng grupo ng mga tanod galing sa kabilang lugar. At kalaunan, nandoon na din ang mga pulis. May mga nakitang mga palatandaan na may nangyaring labanan doon sa kakahuyan. Pero wala silang makitang anumang ebidensya doon sa lugar. At wala silang ideya kung sino-sino ang mga naglalaban at nagkaputukan doon sa lugar. Nang malaman naman ito nila ni Tatay Dadoy at Tatay Abito, agad na nakipagpulong ang mga ito doon sa kapitan ng lugar, kasama din itong si Manong Hernan. Napagkasunduan ng mga ito na pansamantalang ilihim muna nila ang mga nangyari doon sa kakahuyan at tungkol sa pagkamatay ng mga tanod. Plano ni Tatay Dadoy na puntahan ang lugar ng mga aswang. Galit na ang albularyo sa ginawa ng mga ito sa mga kaawa-awang mga tanod. Hernan, Kapitan Mingoy, hindi matatapos ang kaguluhan na ito kung hahayaan natin na ang mga pulis ang tanging gagawa ng paraan. Hindi na makatarungan ang kanilang ginawa. Maaaring gawin pa nila ito sa ibang tao. At iyan ang hindi ko mapapayagan. Madali ko lamang na matunton ang lugar ng mga halimaw na ito dahil marami silang iniwan na bakas. Kami lamang ni Abito ang pupunta doon sa lugar nila. Hernan, ikaw na muna ang bahala kay Lina. At pagkatapos, agad na nagsialisa na din ang mga ito. Bumalik muna si Tatay Dadoy at Tatay Abito kasama itong si Hernan doon sa bahay ng matanda. Inihanda ng dalawang albularyo ang kanilang mga kagamitan para sa gagawing pag-atake ng mga ito doon sa lugar nitong si Martin. Lumipas lamang ang ilang minuto, umalis na sina Tatay Dadoy at Tatay Abito. Dahil sa mga ginawang orasyon nitong si Tatay Dadoy, agad nilang nasusundan ang pinagdadaanan ng mga kalaban. Tahimik lamang ang dalawa habang naglalakad ang mga ito. Hindi na rin umimik itong si Tatay Abito. Alam niya at naintindihan niya itong si Tatay Dadoy. Dahil sa pagkamatay
ng mga tanod na inatake ng mga aswang at ng mga tauhan nitong si Martin. Alam niyang nagsumidi ang galit ng kanyang kababatang kaibigan. Lumipas pa ang mahigit sa isang oras. Huminto na sa paglalakad itong si Tatay Dadoy. Abito, malapit na tayo sa lugar ng mga aswang. At maaaring nandito na rin sa paligid ang bahay nitong si Martin. May mga tauhan ang mga ito na armado ng mga baril. Kailangan na natin na makagawa ng ritual. Tumango lamang itong si Tatay Abito at may inilabas itong isang kwintas, ang kanyang agimat, ang agimat ng Kristo. Pinakain niya ito ng mga dasal at orasyon. Ikinarga na din ng matanda ang orasyon na pambakod at mga sabulag. Pagkatapos, lumapit itong si Tatay Dadoy kay Tatay Abito at may hawak itong isang pulbo. Ipinahid ito sa mga mata at magkabilang sentido nitong si Tatay Abito. At ang wika ni Tatay Dadoy, "Ikaw na ang bahala sa mga tauhan ni Martin Abito. Ako na rin ang bahala, ang bahalang magpaparusa sa mga kampon ng kadiliman, ang mga aswang." "Sige Dadoy, mag-iingat ka. Gagawin natin ito sa mas mabilis na paraan." Ang sagot naman nitong si Tatay Abito, "Pagbayarin natin ang mga demonyong ito sa kanilang ginawa sa mga tanod ni Kapitan Mingoy." Hindi lamang kumibo itong si Tatay Dadoy, pero makikita mo sa kanyang mukha ang nangangalit na mga panga. Alam ni Tatay Abito na galit na galit na ang kanyang kaibigang albularyo. Makalipas ang ilang sandali, naghihiwalay na ng landas ang dalawang magkaibigan. Patuloy nilang pinakiramdaman ang buong paligid ng lugar hanggang sa makakita ng tatlong bahay itong si Tatay Dadoy doon sa gilid ng isang ilog, habang mayroong dalawang kubo naman doon sa gilid ng taniman ng mga mais. Medyo magkakalapit lamang ang mga bahay. Ramdam din agad ni Tatay Dadoy ang puwersa ng kadiliman. Mabilis nang ginawa nito ang mga orasyon na pampalinaw, at pagkatapos, nasipat niya ang mga aswang doon sa tatlong bahay na nasa gilid ng ilog. At sigurado siya na ang mga tauhan nitong si Martin nandoon sa dalawang kubo na nasa gilid ng maisan. Mabibilis ang kilos nitong si Tatay Dadoy na papalapit doon sa tatlong bahay. Umiinit na ang kanyang ulo at gustong-gusto ng paghambalusin ang mga aswang, lalong-lalo na ang mag-asawa na sina Martin. Habang itong si Tatay Abito, nakalapit na din ito doon sa dalawang kubo at naghihintay lamang ng magandang pagkakataon. Itong si Tatay Dadoy, patuloy lamang ito sa paglalakad papunta doon sa mga kabayan, at walang pakialam ang albularyo kung makikita man ito ng mga naninirahan sa lugar. Ilang sandali pa, nakatayo na itong si Tatay Dadoy sa harapan ng tatlong bahay, habang nag-uusal na ito ng ilang orasyon. At ilang sandali pa, naramdaman na siya ng mga aswang, lalong-lalo na ang asawa nitong si Martin. Mabilisan na tumayo ito at sumilip agad doon sa maliit na siwang galing sa kanilang bintana. At dito niya nakita ang isang bulto ng tao na nakatayo sa harapan ng kanilang bahay. Ginising nito agad ang asawang si Martin, pati na ang mga kamag-anak na naninirahan sa kanila na mga aswang. Dahil alam ng asawa nitong si Martin
na hindi ordinaryong tao ang nasa labas. Ramdam nila ang lakas ng pwersa nito galing sa kanan. Kaya nabahala na ito at pagkatapos lumabas itong si Martin ng bahay kasama ang asawa at ang iba pang mga aswang. May dalang baril itong si Martin at galit na galit. Nang makalabas na ito, nagpaputok agad ito sa itaas. Sinadya ito ni Martin para magising ang kanyang mga tauhan na sa kabilang mga kubo. Sigaw agad ito kay Tatay Dadoy. Sino ka? At ano ang kailangan mo sa amin? Umaangil na din ang mga aswang at dahan-dahan na pumalibot ang mga ito kay Tatay Dadoy. Sagot naman itong si Tatay Dadoy kay Martin. Pumarito ako para pagbayarin kayo sa ginawa ninyong pagpatay sa mga tanod doon sa Kakahuyan na sakop ng Takuling. Mga demonyo kayo. Ikaw si Martin, di ba? Ang sama mo, pati kapatid ay pinapapatay mo. Ngunit katapusan na ninyo ngayon. Mga kampon kayo ng demonyo. Uubusin ko kayo ngayon. At ikaw, Martin, dadalhin kita sa kapulisan at nang mabubulok ka na sa bilangguan. Natatawa lamang itong si Martin, ngunit ang kanyang asawang aswang, kinakabahan na ito. Pero kailangan nilang labanan ang albularyong nasa kanilang harapan. Habang doon sa dalawang kubo, dahil sa putok ng baril galing kay Martin, nagising na din ang mga tauhan nito na pinamumunuan itong si Brando. Nagsilabasan na ang mga ito at may hawak na mga baril para titingnan sana ang bahay doon kina Martin. Ngunit mayroon isang napakabilis na anino ang umibis sa kanilang likuran. Si Tatay Abito, hawak ang pamalo na kawayan. Pinaghampas agad nito ang dalawang kalaban na hindi pa nakahuma. Tinamaan niya ito sa kamay, paa, likod at ulo. Kaya agad na bumulagta ang mga ito sa lupa at nawala ng malay. Sa gulat nila ni Brando, nagpulasan agad ang mga ito. Hindi nila inaasahan ang pag-atake na iyon ni Tatay Abito. Napaigik na naman ang isa nang pilipiti ni Tatay Abito ang liig nito at pagkatapos, sunod-sunod na paghampas ang kanyang ginawa doon sa dalawa pa sa ulo. Kaya agad na bumagsak na naman ang tatlo at hindi na gumagalaw ang mga ito. Hindi rin nila kayang barilin itong si Tatay Abito dahil sa sobrang bilis nito. Hindi nila kayang sundan sa kanilang mga mata ang bawat galaw ni Tatay Abito. Kaya sunod-sunod nang bumagsak ang mga tauhan nitong si Brando nang tamaan na naman ang mga ito ng mga palo. Tumakbo na ang tatlong natitira kasama itong si Brando papunta doon sa kinaroroonan nila ni Martin. Ngunit biglang humarang sa kanilang daraanan itong si Tatay Abito at walang balak nabibigyan ng pagkakataon ang tatlong kalaban. Bago pa makakilos ang tatlo, dalawang magkasunod na palo ang ginawa nitong si Tatay Abito. Nakailag itong si Brando, ngunit tinamaan naman ng albularyo ang dalawa sa mga kasamahan nito at sinundan pa ito ni Tatay Abito ng ilang palo na tuluyang ikinabagsak ng dalawa at agad na nawalan ang mga ito ng malay. Dito na nakapagpaputok itong si Brando. Punteriya sana itong si Tatay Abito. Ngunit laking gulat na naman ito nang biglang nawala sa kanyang harapan ang matanda. Napaigit na lamang itong si Brando nang tamaan ng dalawang palo sa kanyang mga paa hanggang sa mapasigaw na ito sa sobrang sakit.
isang hataw sa ulo at tuluyan na itong tumahimik at bumagsak sa lupa. Dito na napagtanto nila ni Martin na hindi lamang nag-iisa ang albularyong nasa harap nila. Wika uli ni Tatay Dadoy. Ngayon Martin, katapusan na ninyo. Wala nang natitira pa sa mga tauhan mo doon sa mga kubo. Ngayon, isusunod ko na kayo. Magsasalita pa sana itong si Martin. Ngunit biglang nawala sa kanilang harapan itong si Tatay Dadoy. Pati ang mga aswang na nakapalibot kay Tatay Dadoy, nagpulasan agad ang mga ito at nagugulat din. Umaalulong at nagtatalunan patras papunta ang mga ito kay Martin. Dahil ang buong akala ng mga ito, itong si Martin ang unang punterya ng matandang albularyo. Ngunit ang unang inatake ni Tatay Dadoy ay ang mga aswang. Biglang bumagsak na lamang ang dalawa sa mga aswang at napaangil ang mga ito ng tamaan ng mga hampas gamit ang sinturon ni Tatay Dadoy. Ngayon, naisip ng grupo nila ni Martin na hindi ordinaryo ang dalawang matanda na umaatake sa kanila. Bumagsak na naman at napaigik ang dalawa pang aswang nang atakihin ito ni Tatay Dadoy. Gumagapang ang mga ito sa lupa at namimilipit dahil sa sobrang sakit. Inaasinta naman itong si Martin ang kinaroroona ni Tatay Dadoy gamit ang kanyang baril. Pero hindi niya kayang magpaputok dahil sa bilis ng kilos ng matanda. Hindi niya ito kayang masundan ng kanyang mga mata. Kahit nahirap ang mga natitirang aswang, pilit pa rin na lumalaban ang mga ito kay Tatay Dadoy. Kahit hindi nila kaya ang bilis ng albularyo, kumakalmot pa rin ang mga ito kung saan nila masisipat ang matanda. Ngunit hangin lamang ang tinamaan ng mga ito hanggang sa dumating na din itong si Tatay Abito. Nagulat na lamang ang asawa nitong si Martin nang siya na ang inaatake ni Tatay Abito. Pati itong si Martin, napatakbo na din ito pabalik sa kanyang bahay. Ngunit isang hampas ng sinturo ni Tatay Dadoy, tinamaan ito sa likod, kaya natumba ito sa lupa. Pagtingin niya, nakatayo na ang matanda sa kanyang paanan. Nabitiwa na rin niya ang kanyang dalang baril. Nakaramdam na ng sobrang takot itong si Martin. Hindi nga niya malaman kung ano ang sasabihin niya sa albularyo hanggang sa magmamakaawa na ito. Ang asawa naman itong si Martin at ang natitirang limang mga aswang nang makita ng mga ito ang nangyari sa kanya, nagunahan sa pagtalon at pagtakbo ang mga ito para tulungan sana itong si Martin. Ngunit nakaharang din agad itong si Tatay Abito at patuloy na pinag-atake ang mga ito hanggang sa mapatumba na naman nitong si Tatay Abito ang dalawang aswang. Habang itong si Tatay Dadoy, ang wika nito kay Martin, humihingi ka ng tawad sa akin at nagmamakaawa. Pero hindi ka naawa sa mga pinatay ninyo na mga tanod at ang pamilya ni Minda. Titiyakin kong hindi na kayo makagawa pa ng anumang perwisyo sa mga tao at sa iyong kapatid. Isang hampas sa magkabilang balikat, sumigaw sa sobrang sakit itong si Martin hanggang sa matahimik ito nang hampasin ni Tatay Dadoy sa ulo gamit ang hawak ng sinturon. Nararapat lamang iyan sa iyo. Mabubulok ka na sa kulungan, ang wika ni Tatay Dadoy. At pagkatapos, tuluyan na nilang tinapos ang mga aswang. Pinabagsak nila ang mga natitira
pati na ang asawa nitong si Martin. Ilang sandaling namayani ang katahimikan ng lugar. Nag-usal muna ng ilang orasyon ang dalawang magkaibigang albularyo para tiyakin na wala na talagang natitirang aswang sa buong paligid. Matapos ang kanilang ginagawa, utos ni Tatay Dadoy kay Tatay Abito na ipaalam nito ang mga nangyari dito sa lugar kay Manong Hernan at Kapitan Mingoy para dalhin ang lahat ng mga ito doon sa kapulisan. Mabilis nang umalis itong si Tatay Abito, tumatakbo ito doon sa mga kakahuyan para puntahan na ang bahay nila ni Manong Hernan. Habang itong si Tatay Dadoy, isa-isang binitbit ang mga walang malay na mga kalaban na nagkalat sa buong paligid. Inuuna niya ang mga tauhan ni Martin na pinamumunuan itong si Brando. Dinala niya ang mga ito doon sa harapang bahagi ng bahay at iginapos ang mga ito ni Tatay Dadoy. Habang ang mga aswang kasama na itong si Martin, iginapos din ito ng albularyo at itinali doon sa likod ng malaking puno ng mangga na nasa gilid lamang ng bahay nila ni Martin. May mga inilagay din na orasyon itong si Tatay Dadoy para hindi na makawala pa ang mga aswang na ito. Sa kabilang banda naman, itong si Tatay Abito, makalipas lamang ang ilang minuto, narating na nito ang bahay nila ni Manong Hernan. Kailangan pang gagamitin ng albularyo ang kanyang mga kaalaman sa kakayahan ng kalikasan para mas mapadali ang kanyang pagtakbo. Matapos na maipaalam ito kay Manong Hernan, sakay ng jeep, pinuntahan nila ang kapitan, si Kapitan Mingoy, at pagkatapos ginising ang lahat ng mga tanod. Kailangan nilang puntahan ang lugar na kinaroroonan nila ni Martin para madala ang mga nahuli nilang mga kalaban at ang mga aswang. Makalipas lamang ang mahigit sa 10 minuto, kasama na nila ni Tatay Abito at Manong Hernan ang mahigit sa 10 mga tanod. Mabibilis ang kanilang mga hakbang papunta doon sa dulo ng kakahuyan. Ilang sandali pa, pagdating ng mga ito, naabutan nila itong si Tatay Dadoy na binabantayan ang mga nakagapos na mga kalaban, kabilang na itong si Martin. Nagulat ang grupo ng kapitan sa kanilang nakita at kahit na alam nila ang kakayahan ng dalawang albularyo, hindi pa rin makapaniwala ang mga ito na natalo ng dalawa ng ganun kadami na mga kalaban. Mabilis nilang binitbit ang mga ito at dinala sa bahay ng kapitan. Kinabukasan, ibinaba nila ang mga ito sa patag para ibigay doon sa mga pulis at magbigay sila ng salaysay. Wala nang magawa pa itong si Martin, kundi aminin ang mga nagawang kasalanan. Ang mga tauhan lamang ni Martin ang ibinigay nila doon sa mga pulis. Dahil ang mga aswang, dinala nila ito sa isang tagong kuiba sa lupain ni Manong Hernan. Ang nasa isip kasi ni Tatay Dadoy at Tatay Abito, baka mapahamak pa ang mga pulis sa mga aswang na ito. Alam nilang may mga kakayahan ang mga ito sa orasyon. May mga ginawang ritual sina Tatay Dadoy at Tatay Abito sa mga aswang para tuluyang lumayo na ang mga ito sa kanilang lugar at kailanman hindi na makapamisti pa ang mga ito sa mga tao. Malaki ang pagpapasalamat nitong si Manong Hernan kay Tatay Dadoy at Tatay Abito at natulungan ng mga ito ang kaso at matatahimik na rin sila, lalong-lalo na ang anak na si Lina. Wala nang pangamba
sa kanilang buhay. Kinahaponan, umuwi na ang dalawang albularyo doon sa kanilang lugar. Pero bago umuwi ang mga ito, may pinabaon muna itong si Manong Hernan bilang pasasalamat sa kanyang dalawang kaibigan. Sa lugar ng Tangon, nababalot ng takot ang mga taong nakatira sa lugar na ito dahil na rin sa mga namimisting mga aswang at ang mga nanggugulong mga rebelde sa kanilang lugar. Mayroong mga rebelde ang gumagala tuwing gabi para pagnakawan ang mga taong nakatira sa lugar ng Tangon. Ninanakaw ng mga ito ang kanilang mga alagang kalabaw, baka at mga kambing. Kaya tuwing gabi, sa likod ng kanilang mga bahay ilalagay ang kanilang mga alagang hayop. May mga ginawang kulungan ang mga ito at doon itatago pagsapit ng gabi ang kanilang mga alaga. Ang mag-asawang Lorita at Lando, takot na takot ang mga ito sa mga narinig nilang balita na papalapit na sa kanilang lugar ang mga rebelde. Doon naman sa sentro ng lugar, pinupulong na sila ng nagsilbing namumuno sa kanilang sityo. Dahil malayo na ang kanilang lugar sa kabihasnan, malabong makakarating ang tulong ng mga pulis at mga sundalo sa kanilang lugar. Hindi rin basta-basta napupuntahan sila ng mga sundalo dahil ang lugar nila napabalitang ginawang kuta ng mga rebelde. Kaya ang sabi ng namumuno sa kanila na kailangan nilang magtulong-tulong at laging mag-iingat. Lumipas ang dalawang araw habang nangingisda doon sa may ilog itong si Lando kasama ang panganay na anak na lalaki na 15 taong gulang. Gulat na gulat ang dalawa nang mayroong makitang dalawang katao ang nasa gilid ng pangpang. Sa tingin nila, parang patay na ang mga ito dahil hindi na gumagalaw ang dalawa. Mabilis na nilapitan nila ito at pinulsuhan. Buhay pa nga ang mga ito, Jojo. Tara na, tulungan mo ako. Dalhin natin ang mga ito doon sa ating bahay para magamot ang kanilang mga sugat. Kaya pinagtulungan sana nilang bitbitin ang dalawa. Ngunit nahihirapan ang mag-ama dahil malalaki ang bulas ng dalawang taong nakita nila. Humingi ng tulong itong si Lando sa kanyang kaibigan at kapitbahay nila para tuluyang madala na ang mga ito sa bahay nila. Pagdating doon, may mga kinuhang dahon na gamot itong si Lando at itinapal ito doon sa mga nakita nilang mga pasa at sugat ng dalawang lalaki. At inutusan din ito ang asawa na mag-init ng tubig. Pagkatapos, gamit ang isang panyo, pinahiran nila ng maligamgam na tubig ang buong katawan ng dalawa. Habang ginagawa nila ito, wika nitong si Lorita, "Lando, baka kung kasamahan ang mga ito ng mga rebuilding gumagala sa ating lugar." "Imposible yan, Lorita. Sa tingin ko, galing ang mga ito sa malayong lugar. Tingnan mo ang kanilang mga tato at mga suot na kwintas, pati na rin ang habak. Parang membro ang mga ito ng isang kulto. Pamilyar sa akin ang mga tato nila sa braso." Ilang sandali pa matapos ang kanilang mga ginawa, lumabas na sila ng kwarto. Ipinagpatuloy nitong si Lorita ang mga niluluto nito sa kusina kasama ang anak na babae, habang itong si Lando nagpapakain ito ng kanilang mga alagang hayop kasama naman ang kanyang anak na lalaki. Alas 5 na din kasi ng gabi at kailangan na nilang iligpit ang mga alagang kambing, baka at kalabaw sa ginawa nilang kulungan sa likod ng kanilang bahay. Lumipas pang isang oras, muntikan pang mapasigaw itong si Lorita nang mapalingon ito dahil nakatayo na sa kanilang likuran ang isang may katandaan na mahaba ang mapuputing balbas nito. Isa ito sa kanilang tinulungan.
Humingi naman ito agad ng paumanhin sa kanila. Nang makitang gulat na gulat itong si Lorita at parang natatakot. Patawad at nabigla ko kayo. Nakaramdam kasi ako ng gutom. Siya nga pala, sa tingin ko, kayo ang tumulong sa amin. Maraming salamat. Ang buong akala ko, patay na kami ng aking anak. Ang pangalan ko pala ay Lucio at ang pangalan ng aking anak na nasa loob pa ng kwarto ay Bulan. Pwede ho bang makahingi kami ng pagkain? Pasensyahan na ninyo, magdalawang araw nang hindi kami nakakain ng maayos. Nahimasmasan naman itong si Lorita nang mapagtantong parang mabait naman ang mga ito. Mabilis na tinawag nito ang asawa at pinagtutulungan nilang paghandaan ng makakain ang dalawa. Inalalayan din nila ang anak nitong si Lucio na si Bulan galing doon sa kwarto papunta ng kusina dahil nanghihina pa rin kasi ang katawan nito. Habang kumakain ang dalawa, nagkaroon ng pagkakataon itong si Lando na tanungin ang mga ito. Wika ng nagpakilalang si Lucio. Nagaling pa sila ng lugar ng Mindanao. Napadpad sila dito sa lugar ng Sikihor para iwasan ang kaguluhan doon sa Mindanao. Ngunit mas malala pa pala ang napuntahan nilang isla. Kasama nila sa pagpunta dito sa isla ng Sikihor ang isang kaibigan na may mga kamag-anak dito sa isla. Ngunit sa gabing papunta sila sa sinasabing mga kamag-anak nito sa bukirin ng Kang Apa, may mga armadong mga lalaki ang umaatake sa kanila. Nagawa naman nilang labanan ang mga ito, ngunit dahil sa mahina pa ang kanilang mga katawan sa pagod at sa dami na rin ng mga kalaban, napatay nito ang kanilang kaibigan. Mabuti na lamang at nakatalon silang mag-ama sa isang malaking talon at nagpaagos na ng tubig. Doon nakita sila ni Lando, doon sa may pangpang sa may ilog. Kung ganoon mang Lucio, dumito na muna kayo sa amin. Marahil sanay naman siguro kayo sa buhay at mga pagkain na mahihirap. Napatitig itong si Lucio kay Lando. Hindi ito makapaniwala sa kabaitan na ipinakita nito sa kanila. Sa muli, maraming salamat sa tulong ninyo. Hindi namin alam kung saan kami magsisimula. Hayaan ninyo, pag medyo makabawi na kami ng lakas, magsisimula kami ng panibagong buhay. Nang tuluyan nang bumalik ang lakas ng dalawa, tumulong ang mga ito sa kanila sa mga gawain, lalo na sa kanilang bukirin. Ang ipinagtataka nitong si Lando, parang hindi nakakaramdam ng pagod ang dalawa. Sobra pang lalakas ng mga ito. Kaya mas lalong napagtibay ni Lando na ang dalawang bisita nila ay mga miyembro ng isang kulto. Lumipas pa ang mga araw, ang ilan sa kanilang mga kapitbahay doon sa unahan, nagkagulo ang mga ito. Dahil sa nagdaang gabi, may mga armadong tao ang sinubukang nakawin ang mga alaga nilang kalabaw kahit na nasa likod na ito ng kanilang bahay at nakakulong. Nang makababa ang mga may-ari at pumalag sa mga armadong tao, pinagbabaril ang mga ito hanggang sa mamatay. Kaya mas lalong takot na takot ang mga tao doon sa lugar. Sa gabing iyon, bumibisita sina Lando kasama sina Lucio at Bulan doon sa mga namatayan. Kwento ng mga ito, nalisanin na lang nila ang lugar ng tangon. Baka pa kasi muling bumalik ang mga rebelde at patayin pa sila. Nang makauwi na sina Lando, napansin ito ang sobrang pananahimik nitong si Lucio. Kaya nagtanong na itong si Lando, "Mang Lucio, mukhang sobrang tahimik mo yata ngayon. May problema ba?" "Lando, matagal na bang ginagawa ito ng mga rebelde dito sa inyong lugar?" "Oo, Mang Lucio, matagal nang namimiste ang mga rebuilding ito sa aming isla. Ngunit ngayong buwan lamang na napadpad ang mga ito dito sa lugar ng tangon.
Ayon sa mga balita, gumagawa daw ng bagong kuta ang mga rebuilding iyan dito sa aming lugar, Mang Lucio. Noong nakaraang linggo, sa kabilang barangay lamang namimiste ang mga rebuilding iyan. Ngunit ngayon, nandito na rin sila sa aming sityo. May sasabihin ako sa iyo, Lando. At sana pagkatiwalaan mo kami at paniwalaan. Hindi kami masasamang tao. Dati kaming membro ng tinatawag na Tadtad doon sa Mindanao. Ilang taon na kaming lumalaban sa mga rebuilding, lalo na sa mga tiwaling rebuilding mga Muslim. Ngunit nag-iba ang pamamalakad ng aming pinuno sa mga adhikain ng grupo. Nagiging masama na ang mga ito. Nagnanakaw, namimihag at pumapatay ng mga walang kalaban-laban na mga tao. Kaya nagpasya kami ng aking anak na tuluyan ng lisanin ang grupo at magsimulang muli ng bagong buhay. Alam namin na hindi kami bubuhayin kung malalaman ng aming pinuno ang aming plano. Kaya tumakas kami ng lugar ng Mindanao at sumama sa kaibigan namin papunta dito sa isla ng Siquijor. Mas lalong maraming mga tiwalag din pala ang nandito sa inyong isla. Lando, maaaring hindi na kami membro ng Tadtad, ngunit sa dugo pa rin namin ang pagtulong sa mga tao. Kung mag-cross ang landas namin sa mga rebuilding iyan, maaaring wakasan namin ang kanilang kasamaan. Hindi maaaring magpatuloy ang kanilang mga ginagawang kasamaan dito sa inyong lugar at magpatuloy kayong matatakot sa kanila. Ang wika nitong si Lucio, sa isip nitong si Lando, totoo nga ang kanyang hinala na mga membro nga ang mga ito ng grupo na naniniwala sa mga agimat at mga kapangyarihan ng kalikasan. Matagal na din ang panahon na gusto nitong si Lando na matutunan pa ang mga ganitong kapangyarihan. May kakaunting kaalaman itong si Lando sa mga orasyon dahil na rin sa yumao nitong lolo. Ngunit hindi nga lamang mapagtibay dahil na rin sa kawalan ng magtuturo sa kanya. Wika naman ni Lando kay Lucio. Gusto ko rin na pigilan ang mga kasamaan ng mga rebuilding, Mang Lucio, pati na rin ang mga pamimisti ng mga aswang dito sa aming lugar. Gusto kong tulungan ang mga tao. Ngunit hindi ko alam kung paano gawin at saan ako magsisimula. Ngunit ngayon, mukhang magkatotoo na ang aking mga pangarap. Kasama ako sa inyo, Mang Lucio. Kung ganoon, Lando, pwede tayong makabuo ng grupo dito sa inyong lugar para labanan ang mga rebuilding at mga aswang. Ang sabi nitong si Lucio. Muling sabi naman itong si Lando, bukas na bukas din, susubukan kong kausapin ang ilang mga kakilala dito sa aming lugar, Mang Lucio. Batid kong mayroong ilan pa ang gusto din na papalag sa mga rebuilding iyan. Ngunit napangunahan lamang ng takot at sa mga isipin na baka walang patutunguhan at walang makakatulong sa kanila. Matapos na makapag-usap ang mga ito, nakapagpasyang matutulog na sila. Habang nakahiga itong si Lucio, napag-isip-isip nito na kahit na tumiwalag na sila sa grupong Tadtad, mukhang hindi pa matatapos ang kanilang misyon. Ang kanilang misyon, ang pagtulong sa mga taong nangangailangan at labanan ang mga membro ng kasamaan, pati na rin ang mga kampo ng kadiliman. Kinabukasan, matapos na makapag-agahan ang mga ito, habang papunta sa kanilang taniman ng mga gulay, sina Lando, kasama ang mag-ama na sina Bulan at Lucio, may mga nadadaanan silang apat na katao doon sa gilid ng may ilog. Agad na napansin nila ang dalang mga baril ng mga ito. Kaya agad na nagtago ang tatlo doon sa malalagong mga damuhan. Mga rebuilde ang mga iyan, Mang Lucio. Ano kaya ang ginagawa ng mga ito sa ganitong kaaga?
Tahimik lamang sinamang Lucio at Bulan. Ilang sandali pa, biglang nawala ang mga nakita nila doon sa tabi ng ilog. Sa isip nila, maaaring umalis na ang mga ito. Sabi ni Lucio kay Lando. Lando, hindi muna kami makakasama mo doon sa taniman mo ng mga gulay. Kailangan na hanapin namin ang aming mga armas na naiwan namin doon sa gilid ng malaking talon. Mukhang kailangan na namin ang aming mga armas para sa mga nanggugulong mga rebelde. Agad naman na naisip nitong si Lando ang talon na sinasabi ng dalawa. Sa gubat ng Kang Apa ay mayroong isang malaking talon ang nandoon. Mang Lucio, sasama na ako sa inyo. Alam ko ang talon na sinasabi mo. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahalang magpapaliwanag kay Lurita. Kaya mabilis nang umiba ng daan ang tatlo. Binaybay na nila ang kakahuyan papunta doon sa gubat ng Kang Apa. Nang makita nila ang isa pang ilog na konektado doon sa malaking talon, binaybay na nila ito paakyat doon sa bundok. Habang papakyat naman ang mga ito doon sa gubat ng Kang Apa, napansin nitong si Lando na itong si Lucio at Bulan, panay ang buka ng mga bibig ng mga ito na parang nag-uusal ng mga orasyon. Kaya panay din ang lingon nitong si Lando sa kanyang mga kasama. Ilang sandali pa, nang mapansin naman ni Lucio na parang nagtataka itong si Lando, inakbayan ito ni Lucio at sinabi na kailangan nilang mag-ingat sa bundok na ito dahil dito sila tinambangan ng mga rebelde. Baka pa kasi makakasalubong nila ang mga ito. Kaya nagkarga na sila ng mga pambakod at sabulag para hindi agad sila maramdaman ng mga rebuilding ito. Lumipas ang mahigit isang oras na paglalakad. Natanaw na nila ang malaking talon. Naalala pa nitong si Lucio na bago sila tumalon doon, nabitiwa nila ang dalawang mga armas doon sa mga batuhan. Kaya maaring nasa ibabaw pa ang mga ito doon sa batuhan. Pagkadating nila, agad na umakyat ang mga ito doon sa ibabaw ng mga batuhan. Habang naghihintay lamang sa baba itong si Lando. Ilang minutong hinahanap nila ni Bulan at Lucio ang kanilang mga gamit doon sa ibabaw ng batuhan. Makalipas pa ang ilang sandali, habang naghihintay itong si Lando sa baba, doon sa gilid ng malaking talon, agad niyang nakita ang mga katao doon sa kakahuyan na malapit lamang doon sa may talon. Pinagmamasdan itong mabuti ni Lando. May mga tao nga talaga ang nandoon na parang nagtatago palipat-lipat doon sa mga puno ng kahoy. Kinakabahan na itong si Lando. Naalala niya ang sinasabi kanina ni Lucio na sa lugar na ito, sila tinambangan ng mga rebelde. Agad siyang naghanap ng pwedeng mapagtataguan. Ngunit huli na dahil papalabas na doon sa kakahuyan ang apat na katao, habang nagpaiwan naman doon sa kakahuyan ang lima nitong mga kasamahan. Ang isa sa kanila ay nakaturo na sa kanyang direksyon. Nakatutok na din ang dalang mga baril ng mga ito sa kanya. Kaya kinikilabutan na itong si Lando at nagpalingon-lingon doon sa batuhan. Napasandal ito sa batuhan na nasa gilid ng pangpang. Hawak na nitong si Lando ang puluhan ng kanyang itak. Kung sakali makipagsabayan na siya sa mga ito. Ilang sandali pa nang makalapit na sa kanya ang mga rebelde, agad na hinampas siya nung isa ng baril sa ulo. Ngunit napayuko itong si Lando at nailagan ang pag-atake noong isa. Aba, lumalaban ang isang ito ah. Wika nung isa na galit nang mailagan ni Lando ang pag-atake nito. Tinutukan na siya ng baril. Tanong naman nung isa sa kanila. Nasana ang dalawang pangkasama?
Ngunit nanatiling tahimik itong si Lando at nakatitig lamang sa mga rebelde. Nag-iisip ng paraan itong si Lando kung paano niya maabot ng mga taga ang mga ito. Sa galit nung isa sa mga rebelde dahil sa hindi pagsasalita nitong si Lando, inutusan ito ang mga kasama na barilin na itong si Lando. Ngunit sa isang iglap, mayroong dalawang katao ang mabilis na tumalon galing doon sa itaas ng batuan na mayroong bitbit na mga mahahabang itak. Sa isang tagpas nitong sipulan, humiwalay agad ang ulo ng isa nang matamaan ito sa liig. Natumba ang katawan sa lupa habang sumisirit ang dugo galing sa naputol na liig. Habang ang isa pa, nang maitarak nitong si Lucio ang mahabang itak nito sa likod ng isang rebelde, agad itong napaigik at bumubula ang bibig ng dugo. Sa gulat ng dalawa pa, pinagbabaril na nila sina Lucio at Bulan. Ngunit mas lalong nagulat ang dalawang rebelde nang makitang tumatalbog lamang sa mga katawan nila ni Bulan at Lucio ang mga bala na galing sa kanilang mga baril. Hindi makapaniwala ang mga ito. Kahit na nga itong si Lando, napatulala ito nang makitang nagsitalbugan lamang ang mga bala sa katawan ng kanyang dalawang kasama. Sigaw agad nitong si Lucio na magtatago na itong si Lando doon sa likod ng mga batuan. Dahil nakita nito ang lima pang mga rebelde galing doon sa mga kakahuyan at papalapit na ang mga ito sa kanila. At bago pa makakilos ang isang rebelde, inabot na ito ni Bulan ng mga taga at tinamaan ito sa ulo at likod na agaran na ikinamatay nito. Pinaputokan na sila ng lima pang mga rebelde. Ngunit nakatayo lamang sina Lucio at Bulan habang tumatalbog ang mga bala sa kanilang katawan. Bumuka-buka ang bibig ng dalawa. Manghang-mangha itong si Lando sa kanyang nakikita. Alam niyang membro ang dalawang ito ng tinatawag na tagdad. Ngunit nagulat pa rin siya sa kanyang nasaksihan. Parang hindi mga normal na tao ang dalawa. Makalipas pang ilang sandali, nakaramdam na ng takot ang mga rebelde at bumalik ang mga ito doon sa kakahuyan. Habang ang isa na malapit lamang doon sa batuhan, bumira na ito ng takbo papalayo. Hinabol ito ni Bulan na sobrang napakabilis na sa loob lamang ng ilang segundo agad nitong naabutan ang tumatakbong rebelde. Hinawakan niya ito sa buhok at ibinagsak sa lupa sabay ng mga pagtarak ng makailang bisis sa dibdib ng kalaban hanggang sa mamatay na rin ito. Hahabulin pa sana ni Bulan ang mga sumuot doon sa mga kakahuyan. Ngunit pinigilan na ito ni Lucio. Huwag na Bulan. Kailangan natin na makaalis agad sa lugar na ito. Baka magsidatingan pa ang mga kasamahan ng mga ito ng mga rebelde. Ayaw magpabaya ni Lucio. Alam niyang sa hanay ng mga rebelde, may mga iilan sa mga ito na may kaalaman din sa mga orasyon. Sa kanilang mga taglay, maaaring magawan kasi ito ng tinatawag na sumpa sa Bisaya. Tatablan sila ng bala kung pinahiran ang mga ito ng dugo galing sa babae o tuwing pagkagat ng kabilugan ng buwan. Pwede rin gumamit ang mga ito ng hayop na ihalas na tinatawag na sapwang na mabisa ding pangontra sa kanilang mga kakayahan. Isang klase ng hayop na makikita lamang sa kagubatan. Kulay itim ito at mayroong mahahabang mga binti. Ngunit hindi ito madaling makukuha ng sinuman kung wala kang taglay na kakayahan sa kanan. Lando, lumabas ka na dyan sa batuhan. Kailangan na natin na makaalis sa lugar na ito sa mas lalong madaling panahon. Ang sabi nitong si Lucio, mabilis naman na lumabas itong si Lando at wala na silang inaksayang oras. Mabilis nang umalis sila doon sa may talon. Dumaan muna sila doon sa mga kakahuyan para hindi sila masundan kung sakaling mayroon pang mga rebelde
ang umaaligid doon sa gubat. Habang mabilis nang tumalilis ang mga ito, natahimik itong si Lando at panay ang sulyap sa kanyang dalawang kasama na mabilis na tumatakbo. Hawak ang kakaibang mga itak. Sobra kasing hahaba at tatalim ng mga ito na parang ginawa talaga para sa pakikipaglaban. Napabilib din siya ng sobra sa ipinakita ng dalawa na sina Lucio at Bulan. Naisip pa ni Lando ang nakitang nagsitalbugan ng mga bala sa kanilang mga katawan na sa pelikula lamang niya nakikita. Lalong nagsumidhi ang kanyang damdamin na matutunan ang mga ganitong kakayahan. Ilang sandali pa, narating na nila ang bahay nila ni Lando. Hindi na dumaan ang mga ito doon sa kanilang bukirin. Ang iniisip kasi nila, baka sinusundan sila ng mga rebelde. Sa kabilang banda naman, nang malaman nitong si Commander Aguirre ang nangyari sa kanyang mga tauhan, galit na ito. Mura ito ng mura. Itong si Commander Aguirre ang kinikilalang supremo ng mga rebuilding nag-ooperate sa mga kabundukan ng Kang Apa, Kang Alwang at Nahirong. Itong si Commander Aguirre ang nagpasimuno sa mga nakawan ng mga alagang hayop sa mga nasabing lugar. Galit na galit ito at nagpatawag agad ng pulong. Hindi kasi makapaniwala ang mga ito na hindi tinatablan ng bala ang nakakalaban ng kanyang mga tauhan doon sa may talon. Pinulong nito ang dalawa nitong sub-commander. Tingin ko, Commander Sosa, may mga anting-anting ang mga iyon. Hindi sila tinatablan ng bala. Ngunit kapag makakagawa tayo ng sumpa sa kanilang taglay na mga kakayahan, mapapatay din natin ang mga ito. Bago pa tayo mauubusan ng mga tauhan, kailangan na ninyong kumilos. Commander Sosa, Commander Binuni, sa loob ng linggong ito, kailangan na makagawa na kayo ng sumpa sa kanilang mga taglay. Alamin din ninyo kung saan ang lungga ng dalawang iyon. Tandaan ninyo, huwag nyo munang kalabanin at umiwas muna kayo sa mga iyon hanggat wala pa kayong nagawang sumpa. Paparating na rin ang kabilugan ng buwan. Tamang-tama ito, pagkakataon na natin para mapatay ang dalawang pangahas na iyon. Kumilos agad ang mga tauhan nitong si Commander Aguirre. Habang doon naman sa patag, kinagabihan, dumating na doon sa bahay nila ni Lando ang apat nitong mga kakilala na gustong sumali sa kanilang kilusan para labanan ang mga rebelde. Nagpupulong agad ang mga ito at ipinakilala ni Lando sa apat, sina Lucio at Bulan. May mga pinagsasabi itong si Lucio sa mga ito hanggang sa makabuo na ang mga ito ng plano. Unang hakbang na gagawin nila, kailangan munang matutunan nila ang pakikipaglaban at ang paghawak ng iba't ibang mga armas. Kaya kinabukasan, dinala ni Lando ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng ilog. Mayroong pangpang ang nandoon at mayroong lugar na pwede nilang pag-insayuhan. Bili ni Lucio kung gusto ng mga ito na mapabilis na matutunan ang mga kaalaman, kailangan nilang sumunod sa lahat ng kanyang sasabihin. May mga ipinagbawal itong si Lucio sa mga ito na kainin at gagawin, lalo na tuwing araw ng Martes at Bernes. May mga orasyon na itinuro itong si Lucio sa mga ito, kasama na itong si Lando. Mga kalimitang orasyon na gagamitin sa pakikipaglaban. Habang itong si Bula naman ang nagsasanay sa mga ito sa paggamit ng mga armas at sa pakikipaglaban. May mga kinuhang kakaibang uri ng mga batong lagit itong si Lucio para gagawin nilang mga patalim. Kinahapunan, umuwi muna sina Lando at Lucio doon sa bahay nila. Ngunit naiiwan naman ang apat na mga kaibigan ni Lando kasama itong si Bulan para magpapatuloy ang mga ito sa pagsasanay.
Lumipas pa ang dalawang araw. May nadagdag pang dalawa sa kanilang grupo. Ngunit ginawang mga tagabantay muna ang mga ito sa kanilang lugar. Araw ng Sabado, pansamantalang pinauwi muna nila ni Bulan at Lucio ang apat para pansamantalang makapagpahinga din ang mga ito. Ngunit kailangan na bumalik ng mga ito Linggo ng hapon dahil may ibibigay sina Lucio at Bulan sa mga ito na magpapatibay sa kanila sa pagiging membro ng Tagdad. Sa tingin din ni Lucio, matatapos na nila ang mga ginagawang patalim para magagamit na ito ng apat. Kalagitnaan ng gabi, may narinig itong si Lando na nagtatawag sa kanya galing sa labas ng kanilang bahay. Umiihi kasi itong si Lando, kaya agad niyang narinig ang mga tumatao sa labas ng kanilang bahay. Sumilip agad ito sa siwang doon sa may bintana at nakita niya ang dalawang kaibigan na ginawa nilang tagabantay. Agad na pinatuloy ang mga ito sa loob ng bahay nila ni Lando. Balita agad ng dalawa na may nasipat sila doon sa may tumana na mga kahinahinalang mga armadong mga tao. Ang gumagala doon, mukhang may balak na naman na masama ang mga ito. Nagising na din sina Lucio at Bulan at mabilis na lumabas ang mga ito ng bahay. Dala-dala ang mga armas nilang mga mahahabang mga itak. Ilang sandali pa, habang papunta ang lima doon sa may tumana, biglang narinig nila ang mga putukan. Kaya napatakbo na ang mga ito at nang makarating doon sa lugar, dumaan sila doon sa mga sagingan at hinahagilap agad ang pinanggagalingan ng mga pagputok hanggang sa masipat nila ang mga nagtatakbuhang mga armado ng mga baril habang ang apat na nakasunod hila-hila ang dalawang kalabaw. Wika agad nitong si Lucio, "Lando, isama mo silang dalawa. Puntahan ninyo ang mga kabahayan doon sa unahan. Sigurado akong may nabaril ang mga ito at nabiktima. Tulungan ninyo at kami na muna ni Bulan ang bahala sa mga rebuilding ito." Mabilis nang sumunod naman sina Lando sa utos nitong si Lucio. Umibis agad ang mga ito doon sa mga sagingan papunta doon sa mga kabahayan. Habang sina Lucio at Bulan, umikot ang dalawa doon sa unahan, padaan sa mga damuhan para abangan ang mga rebilde. Ilang sandali pa ang lumipas nang makita nila ang mga paparating na grupo ng mga rebilde. Lumabas na sa pinagtataguan itong si Lucio at nakaharang ito sa daraanan ng mga armado. Kaya nang makalapit na ang grupo ng mga rebilde, gulat na gulat ang mga ito dahil may nakita ang mga rebilde na bulto ng isang tao ang nakatayo sa daraanan nila. Nakatutok agad ang dala nilang mga baril kay Lucio. Wika agad nung isang rebilde, "Sino ka? Ang lakas naman ng loob mo para humarang sa aming daraanan." Hindi pa natapos sa pagsasalita ang isa sa mga ito, biglang pinagbabaril na ito ng mga kasamahang rebilde. Ngunit agad din na napasigaw ang dalawa sa kanilang likuran nang matamaan ng mga tagpas nitong si Bulan na biglang lumitaw lamang sa likuran ng mga rebilde. Gulat na gulat din ang ilan sa mga rebilde nang makita nilang parang hindi man lamang tinatablan ng bala ang taong nasa kanilang harapan. Dito na napasigaw ang isa na maaaring ang mga ito ang tinatawag nilang kublan na hindi tinatabla ng bala. Wika pa ng isa, "Sila na ang sinasabi ni Commander Aguirre. Wala tayong kalaban-laban sa kanila. Kailangan na natin na makatakas." Sa narinig ng iba pang mga rebilde, agad na nagpulasan ang mga ito at nagtatakbuhan papunta sa iba't ibang direksyon. Patuloy na pinagtataga pa rin ang mga ito ni Bulan. Bawat maabutan ng mga rebilde,
Walang awang pinagtatagpas niya ito at pinugutan ng ulo. Itong si Lucio, patay agad ang isa nang mataga niya ito sa ulo hanggang ang isa pa. Hinabol niya ito at hinawakan sa may liig. Hinila at isinandal doon sa puno ng niyog. Mga kampon kayo ni Satanas. Pinipisti ninyo ang mga tao dito sa patag at pinapatay ninyo ng walang kalaban-laban. Ngayon na nandito na kami, uubusin namin ang lahat ng mga kampon ng kadiliman, kayong mga rebelde. Sa isang tagpas nitong si Lucio, humiwalay agad ang ulo nito sa katawan nang maputol ang liig ng rebelde. Anim ang mga nakabulagta sa lupa at napatay nila. Pinabayaan na lamang nila ang mga nakatakas na mga rebelde. Wika nitong si Lucio. Pabayaan na natin ang mga iyon, Bulan, para makapagsabi ang mga ito sa kanilang mga kasamahan at sa kanilang pinuno na hindi na sila basta't basta na makapanakot at makagawa ng kasamaan dito sa patag. Hinakot nila ang mga bangkay doon sa sentro ng lugar. Lihim nilang itinabi ang mga ito doon sa gitna ng palayan para agad na makikita ng mga tao kinabukasan. Bahala na ang kapitan ng lugar para maisaayos ang mga bangkay. Habang sina Lando at dalawa pang kasamahan, dinala agad ng mga ito doon sa klinika ng bayan ang dalawang nasusugatan ng mga rebelde. Ayon kasi sa kwento ng dalawa, habang mahimbing na natutulog ang mag-asawa, biglang may narinig ang mga ito na ingay ng kanilang alagang aso at ang ingay ng kanilang kalabaw sa likuran. Kaya bumangon ang dalawa at tiningnan ang labas. Dito nila nakita ang mga tao na pilit na hinila ang kanilang mga alagang kalabaw. Kaya inawat agad ang mga ito ng kanyang asawa na may dalang itak. Ngunit pinaputukan na ito ng mga rebelde at nadamay pa siya dahil tinulungan niya ang kanyang asawa. Kinabukasan, kumalat agad ang mga balita sa buong bayan na may mga tao sa kanilang lugar ang lihim na kumakalaban sa mga rebelde. Bilang patunay sa mga ito, ang anim na mga bangkay ng mga rebelde na natagpuan nila doon sa gitna ng palayan. Nahahati ang mga opinyon ng mga taong nakitira sa patag ng Kang Apa. May mga nasiyahan dahil sa wakas magkakaroon na ng pagdadalawang isip ang mga rebelde na mamimisti sa kanila. Ngunit ang iba naman nagkaroon ng takot at pangamba nang dahil sa pagkamatay ng mga rebuilding ito, magiging hudyat ito para sila ay patayin din at gantihan ng mga rebuilding. Wika naman itong si Lando. Kung patuloy tayo na matatakot habang buhay na lamang ba na ipawalang sa kibo ang lahat ng mga ito? Ilang buhay pa ba ang mawawala sa ating mga kasamahan dito sa ating lugar bago tayo kumilos at lumaban? Habang maaga pa, kailangan na natin na kumilos at magkaisa kung sino man ang may kagagawan sa mga pagkamatay ng mga rebuilding iyon. Dapat tayong magpapasalamat sa kanila. Kaya simula noon, may mga nagdududa na kay Lando na baka isa ito sa mga lihim na kumakalaban sa mga rebelde. Ngunit may ilan naman sa mga taga-barangay ang lumapit kay Lando. Pakay ng mga ito kung isa man si Lando sa grupong kumakalaban sa mga rebelde, gusto din nilang lumaban at sumali sa kanilang grupo. Napatitig itong si Lando sa mga ito. Ilang sandali pa, sagot niya sa mga ito. Kaya niyo ba? Kaya niyo bang ibuwis ang inyong mga buhay at labanan ang mga rebelde? Hindi biro ang pakikipaglaban sa kanila dahil sa kanilang bangis at sobrang dami na bilang.
maaaring anumang oras salakayin tayo dito sa ating lugar. Sagot naman ng isa sa mga ito, tulad nga ng sabi mo Lando, habang maaga pa, kailangan na natin na kumilos at magkaisa. Kaya pinabalik ni Lando ang mga ito Lunes ng umaga. Pero ang usapan nila, doon sila magkikita sa isang malawak na lugar doon sa kabilang bahagi ng ilog, doon sa may pangpang. Habang ang grupo naman itong si Commander Aguirre, galit na naman ito sa nangyaring pagkamatay ng kanyang anim na mga tauhan. Pinagagalitan ito ang isang sub-commander na si Commander Sosa, na siyang nag-uutos sa kanilang mga kasamahan na puntahan ang patag ng Kang Apa at magnanakaw doon. Ngayon, Commander Sosa, alam na natin kung saan maaaring nagtatago ang mga kumakalaban sa atin. Nasa patag ito ng Kang Apa. Gumawa ka ng paraan at hakbang para malaman natin ang kanilang pinagtataguan. At ang mga pinagawa ko sa inyo, gagawin niyo na ang sumpa para mapapatay natin agad ang mga iyon. Utos nitong si Commander Aguirre. Kaya mas pinag-igihan pa ng mga rebelde ang pangangalap agad nito ng mga gagamitin na sumpa sa mga kakayahan ng mga kublan. Hanggang sa napag-alaman nila na galing pala ang mga ito sa lugar ng Mindanao, doon sa lugar ng Bukidnon. Kasapi ang mga ito ng tinatawag na tagtad na direktang kumakalaban sa mga nanggugulong mga rebelde doon sa lugar. Nalaman din nila na hinahanap ang dalawa ng grupo ng mga tagtad na pinangunahan nitong si Commander Hagnaya. Nag-uutos na din ito ng mga tauhan para sundan ang grupo nila ni Lucio at Bulan dito sa isla ng Siquijor. Pansamantalang natahimik muna ang lugar ng Kang Apa dahil na rin sa naging abala ang mga rebelde sa paghanap ng solusyon kung paano nila mapapatay ang dalawang membro ng tagtad, at nakipag-ugnayan na din ang mga ito sa mga paparating na membro ng tagtad para tapusin sina Lucio at Bulan. Sa nasabi ko na sa unahan ng ating kwento, tumiwalag ang mag-ama na sina Bulan at Lucio sa grupong tagtad na sakop nitong si Commander Hagnaya dahil hindi na nila matitiis pa ang mga pinaggagawa nito. Noong una, malinis ang intensyon ng grupo ng tagtad na tulungan ang militar para labanan ang mga rebelde. Ngunit nang lumaon, nang makita kasi ng grupong tagtad na hindi na sila masyadong sinuportahan ng gobyerno, dito na nagsimulang gumawa ng kasamaan ang kanilang grupo, kabilang na ang pagnanakaw at pagpatay sa mga inosenteng tao. Kaya mabilis nang umalis doon sa lugar sina Lucio at Bulan, at napunta nga ito ng Siquijor. Habang nanahimik ang grupo ng mga rebelde, nagpatuloy naman sa mga pagsasanay ang grupo nila ni Lando. Mas dumarami na din ang kanilang bilang. Nasa mahigit 10 na ang bilang ng mga ito at nakapasa na ang lahat sa unang pagsubok nila. Ngunit hindi madali ang mga kakayahan nila ni Bulan at Lucio para hindi tablan ng mga bala ang mga ito. Taon ang ginugol ng dalawa para makamtan ang mga kapangyarihan, at may mga gamit silang agimat. Isa na dito ang puno ng sinukuan. Dahil na rin sa taas ng kanilang kaalaman sa orasyon, nagawa nila ang mga bagay na ito. Ngunit sa mga bagong membro ng grupo na tinatawag na kublan, dalawa sa mga ito ang umaangat sa lahat at nagpapakita ng hiwatig na madali nilang makakamtan ang kakayahan na meron sila. Ang dalawang ito ay sina Lando at ang matandang albularyo sa kanilang lugar na sumanib na din sa kanilang grupo.
itong si Inco Isko. Ang pag-anib nitong si Inco Isko sa kanilang grupo, mas lalong nagpalakas ito sa kanila dahil nga sa mga kaalaman nito sa panggagamot at sa mga orasyon. Nakapagpasya na ang grupo nila ni Lando na gumawa na ang mga ito ng kuta na nasa pagitan ng bukirin ng Kangapa at Nahirong papunta na sa patag ng Kangapa para agad nilang malalaman kung may mga rebuilding ang pababa ng patag para maghasip ng kaguluhan. Lumipas ang isang linggo. Muling nagpupulong ang grupo ng mga rebuilding at dumating na din doon sa kanilang kuta ang apat na mga membro ng Tadtad na galing ng Mindanao. Kahit na magkasabuat ang dalawang grupo, mailap pa rin ang mga membro ng Tadtad dahil nga sa mga rebuilding ang kanilang mga kasama. Laging nag-iingat ang mga ito sa pakikipag-usap sa mga rebuilding at sa kanilang mga galaw nila sa loob ng kuta ni Commander Aguirre. Ang isa sa kanilang plano, salakayin nila ang patag para mapilitang lumabas ang grupo ng mga kublan. Gagawin nila ito bukas ng umaga. Habang ang grupo nila ni Lucio, Bulan at Lando nang gumawa ang mga ito ng kuta nila doon sa Kakahuyan, biglang napatigil itong si Inco Isko sa kanyang mga ginagawa dahil may kakaiba itong naramdaman sa buong paligid. May narinig itong mga huni ng ibon na kakaiba. Tumayo na ang matanda at lumapit kay Lucio. Pinunong Lucio, naramdaman mo ba ang mga kakaibang nilalang na nasa paligid? Tumitig lamang itong si Lucio kay Inco Isko. Aho, Inco Isko, mga aswang. Nasabi na sa akin ni Lando ang tungkol sa mga aswang na iyan. Ngunit hanggang pagpaparamdam lamang ang kaya nilang gawin. Agad naman na magsialisan ang mga iyan kung pinapansin. Pabayaan mo na lamang ang mga aswang na iyan, Inco Isko, hanggat walang ginagawang pamimisti ang mga iyan sa atin. Huwag muna natin silang gagalawin. Tinitigan muna ni Inco Isko ang punong kinaroroonan ng apat na mga napakalaking ibon. At pagkatapos, bumalik na ito sa kanyang mga ginagawa. Buong araw na ginagawa nila ang kanilang kuta. Nakapwisto ito doon sa batuan na malapit lamang doon sa may ilog. Sinadya nila ito para agad silang makababa sa patag kung kinakailangan gamit ang kanilang mga balsa padaan doon sa may ilog. Gumagawa din sila ng mga bakod na gawa sa mga kahoy at nilalagyan nila ito ng mga baging at dahon para hindi agad makikita. Nakapatong din ang kanilang ginawang dalawang kubo doon sa batuan at mayroong isa naman doon sa gilid nito. Agad din silang makapagsanay kung kinakailangan dahil mayroong malawak na lugar sa kabilang bahagi ng ilog. Nagtalaga na din itong si Lucio ng mga kasamahan para siyang magbabantay sa buong paligid. Ang mga sinanay nilang tagabantay, mayroong ginagawa ang mga ito na isang maliit na kubo na napapalibutan ng mga malalagong baging at dahon doon sa pinakaitaas ng isang puno ng kahoy. Makikita nila agad ang sinuman sa paligid at dahil isang buwan na nila itong sinanay kung paano magiging epektibong espiya, may mga kagamitan na din ang mga ito sa pagmanman. Ang isa din sa kanila ay mayroong hawak na agimat ng kwago. Kaya kahit na madilim, kaya nitong manmanan ang buong paligid. Ito ang anak ni Inco Isko na si Dudong. Marami din itong mga kakayahan na mas lamang sa karamihan sa kanila. Isa na sa mga kakayahan nitong si Dudong at Inco Isko, kaya ng mga ito na maintindihan ang mga sinasabi ng mga hayop sa buong paligid at kayang basahin ang galaw ng mga hayop at hangin. Kaya din ng mga ito na makipag-usap sa mga hayop sa gubat. Lumipas pa ang mga oras
patuloy rin ang pagpaparamdam ng mga aswang sa kanila. Ngunit katulad ng sabi nitong si Lucio, pabayaan muna nila ang mga ito dahil nakapukos sila ngayon sa mga rebuilde. Nakapwisto ang apat na mga bantay doon sa unahan ng kanilang kuta, doon sa isang napakalaking puno ng kahoy. Pagpatak ng alas 4 ng madaling araw, biglang napadungaw itong si Dudong sa kanilang binabantayan dahil may naaninag itong mga tao ang mabibilis na umibis doon sa kakahoyan sa unahan. Ginising niya ang tatlo pang mga kasamahan. Sabi agad nung isa, "Dudong, mga rebuilde ang mga iyan at mukhang pababa ang mga ito sa patag. Kailangan natin na maipaalam agad ang mga ito kina Pinunong Lucio." Mabilis na may mga sinasambit itong si Dudong na mga banyagang salita na hindi naintindihan ng kanyang mga kasama, at ilang sandali pa mayroong mga ibon ang umaaligid sa kanilang kinaroroonan at parang kinakausap ang mga ito ni Dudong. Matapos lamang ang 5 minuto, lumipad ang mga ito papunta doon sa mga kubo nila ni Lando. Habang mahimbing na natutulog ang mga ito, biglang nagising itong si Inco Isko nang marinig ang mga huni ng ibon. Ilang sandaling pinakinggan ito ng albularyo, at ilang sandali pa agad na sabi nito sa mga kasamahan, "Lando, Pinunong Lucio, Bulan, may mga rebuilding pababa ng patag." Niyugyug na ni Inco Isko ang mga balikat ng kanyang mga kasamahan para magising agad ang mga ito. Makalipas pang ilang sandali, agad na inutusan ni Lucio ang ilan sa mga tauhan ito na abangan ang daraanan ng mga rebuilde pabalik doon sa kuta nila. Sila naman ni Lando, Bulan, Inco Isko at ang isa pang kasama ang aatake sa mga rebuilde. Sumama na din ang grupo nila ni Dudong sa mga mag-aabang sa maaaring pagbabalik ng mga rebuilde. Inaasahan na kasi nitong si Lucio na kung magkabakbaka na sila ng mga rebuilde, maaaring magkaroon ng mga sugatan at mapipilitang babalik ang mga ito sa kanilang kuta. Ang mga ito ang aabangan nila ni Dudong. Mabibilis ang mga hakbang nila ni Lucio. Walang ibang hawak na armas ang mga ito kundi mga itak at iba't ibang uri ng mga patalim. Ito kasi ang paniniwala ng mga tadtad. Sa talim nila, wawakasan ang mga buhay ng kanilang mga kalaban. Wika din itong si Lucio kay Bulan na kailangan nilang mag-iingat dahil baka may mga nagawang sumpa na ang mga rebuilde o maaaring may mga kasama pa rin itong may kaalaman sa mga orasyon. Lumipas ang ilang minuto, naabutan na nila ang mga rebuilde na palabas na ng kagubatan. Inuunahan na nila ito doon sa gilid ng mga kakahoyan at inaabangan. Ilang sandali pa ang lumipas, napatitig itong si Lucio sa apat na mga kasama ng mga rebuilde. Dahil pamilyar sa kanya ang mga hitsura, pati nga itong si Bulan, agad na lumapit ito sa kanyang ama. "Ama, kilala ko ang apat na kasama ng mga rebuilding iyan. Mga tauhan ang mga iyan ni Commander Hagnaya. Sina Dante, ang apat na iyan." "Oo, Bulan, nasusundan pa rin tayo ng mga iyan at nakipagsabwatan pa sa mga kalaban nating mga rebuilding. Mukhang mahihirapan tayo na matatalo agad ang grupo ng mga ito." Itong si Inco Isko, nakita nila ni Lucio na may kinuha itong isang maliit na buti at nakita nilang ipinahid ang laman ito sa kanyang hawak na itak. Malapot ang katas na galing sa loob ng maliit na buti at kulay itim. Habang ginagawa din ito ni Inco Isko, nag-uusal na din ang matanda ng mga orasyon. Tanong agad nitong si Lucio, "Inco Isko, katas ba iyan
ng punong balyakag. Oh, Pinunong Losyo, hindi ko lamang alam at sigurado kung tatalab ba ito sa mga sinasabi mong membro ng tagtad na mga dati mong kasamahan. Ngunit kailangan natin na subukan ito. Mas marami ang bilang ng mga rebelde. Baka may mapahamak pa sa atin. Sa isip ni Lucio, malakas nga ang mga kakayahan nitong si Inco Isko dahil ang puno ng balyakag ay hindi ito basta-bastang makukuha lamang sa gubat. May mga nagbabantay kasi sa punong ito ng mga engkanto. Ilang sandali pa, papalapit na sa tapat ng kanilang pinagtataguan ang mga rebelde. Kaya sa tingin itong si Lucio, kailangan na nilang kumilos. Ipinahid nila ang laman ng hawak na buti nitong si Inco Isko sa kanilang mga itak. At pagkatapos, suminyas na itong si Lucio kay Bulan at Lando na nasa unahan ng mga kakahuyan. Naintindihan naman agad nila ni Bulan at Lando ang ibig sabihin na iyon nitong si Lucio. Mabilis nang umigpaw ang dalawa at hinagip agad ng mga taga ang mga rebuilding na sa likuran. Sa sobrang bilis ng ginawang pag-atake nila ni Bulan, hindi na napansin pa ng mga rebuilding ang pagtama ng mga itak sa kanilang mga katawan. Agad na umigik ang dalawa at bumulagta. Matapos na gawin ang mga iyon nila ni Bulan at Lando, gumulong naman ang mga ito papunta sa kabilang bahagi ng kakahuyan para makapagtago agad. Sigaw agad ng mga kasamahan ng mga nakabulagtang dalawang rebuilde sa likuran. Commander Aguirre, may mga kalaban na sa paligid. Patay na sina Ado at Nunoy. Agad na nagpulasan ang mga ito. Pinagbabaril na ng iilan ang pinagtataguan nila ni Bulan. Agad din na nagtatago sina Commander Aguirre sa likod ng mga puno ng kahoy at sinipat agad ang maaaring mga pinanggagalingan at pinagtataguan ng mga kalaban nila. Ngunit kung saan sumuot ang mga rebuilding ay nandoon naman nagtatago ang grupo nila ni Lucio. Kaya agad na nataga nito ang dalawang nasa likuran ng malaking puno ng kahoy. Tama sa ulo at liig ang natanggap noong dalawa. Kaya agad na namatay ang mga ito pagkabagsak nito sa lupa. Habang itong si Inco Isko, ang apat na mga tadtad ang kanyang inaabangan. Dahil nang makita ng mga ito ang pagbagsak ng dalawang inatake ni Lucio, agad na kumaripas ng takbo ang mga ito papunta sa kanilang kinaroroonan. Wika ni Inco Isko, "Lucio, nandito na sila." Ilang sandali lamang, biglang umigpaw ang mga ito at inaatake ng mga taga itong si Lucio. Narinig pa nga ni Inco Isko ang sabi noong isang membro ng tagtad habang pinagtataga itong si Lucio. "Nakikita ka rin namin, Lucio. Alam mo ang kaparusahan sa mga ginagawa ninyong pagtiwalag ay kamatayan." Pinagtutulungan na itong si Lucio ng apat na tagtad. Sagot naman nitong si Lucio, "Ako ang magpaparusa sa mga kasamaang pinaggagawa ninyo. Dinumihan ninyo ang malinis na hangarin ng ating grupo." Isang pagganting pagtaga nitong si Lucio, tinamaan niya sa ulo ang isang tadtad. Agad na pumulandit ang masaganang dugo galing sa sugat nito. Kaya gulat na gulat ang mga ito. Hindi nila akalain na magagawang masugatan nitong si Lucio ang kasama nila. Napapatras ang mga ito at muling sabi nung isa, "Kung ganoon, may nakuha ka na palang pangsumpa sa mga kakayahan natin." Ang mga armas din ng mga tadtad ay may nakalagay din na mga pamuntra. Dahil sa grupo ng mga tadtad, ilang taon nilang sinanay ang kanilang mga kakayahan at alam na din ng mga ito
ang mga bagay na mga panguntra sa kanilang mga kakayahan at may hawak rin sila sa mga ito. Ngunit ibinibigay lamang ang mga ito doon sa mga matataas na opisyal sa kanilang pangkat. Sina Bulan at Lucio ay hindi pa nabibilang sa mga tinatawag na sub-commander ng grupong tagdag. Kaya nagtataka ang mga ito kung bakit alam at nakuha nila ni Lucio at Bulan ang mga pamuntra. Ngunit natigil ang mga ito sa pag-iisip nang biglang sumulpot itong si Inco Isko sa likuran nung isa at nagpakawala agad ito ng mga pagtaga. Nakailag ang dalawa sa mga ito, ngunit tinamaan ng albularyo ang isa sa likod at paa. Agad na natumba ito sa lupa. Hindi rin nagawa ni Inco Isko na masundan at tuluyang mapatay ang isang membro ng tagdag dahil tinamaan na rin siya nang taga sa kanyang braso nang gumanti ang dalawang kasama nito. Kumilos na din itong si Lucio. Nakipagtagaan na din ito sa mga dating kasamahan na mga tagdal nang makita naman ito ng grupo nila ni Commander Aguirre. Agad na utos nito sa mga tauhan na ikarga na nila ang mga nakalap na mga sumpa sa kakayahan ng mga kublan. Wala na silang pakialam kung madadamay man ang kanilang mga kasabwat na mga tagdag galing ng Mindanao. Utos nito sa mga tauhan na pagbarilin na ang mga ito. Kitang-kita kasi nila ang mga pagtatagaan ng mga tagdag doon sa kakahuyan. Mabilis na inilagay ng mga rebuilding ang kanilang mga panumpa sa dulo ng kanilang mga baril. May mga iniusal-usal din itong si Commander Aguirre. At makalipas ang ilang sandali lamang, umaalingaw-ngaw ang malakas na putukan. Pinagbabaril na nila sina Lucio habang nakipaglaban ang mga ito sa mga dating kasamahan na mga tagdag. Tinamaan na ang mga ito sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Ang namumuno sa apat, itong si Dante, agad itong napagulong. Sa galit nito sa grupo ng mga rebuilding, walang pakundangan na lumabas ito sa pinagtataguang puno at tumatakbong papalapit sa grupo nila ni Commander Aguirre. Kaya nasalo nitong si Dante ang mga bala ng baril. Ngunit nagawa pa nitong makagantin ng mga taga doon sa mga rebuilding. Patay agad ang isa nang mapuruhan niya ito sa liig at bago bumagsak sa lupa itong si Dante. Nagawa pa nitong masugatan itong si Commander Aguirre sa tiyan. Pinaulanan na nila ng bala ang membro ng tagdag kahit napatay na ito at nakahandusay sa lupa. Sigaw nitong si Commander Aguirre, "Dibunyo ka! Tingnan natin kung mabubuhay ka pa at mailigtas ka ng mga anting-anting mo. Hayop!" Habang sina Lucio at Inco Isko, may tama ang dalawa ng mga bala. Agad na nagtatago ang mga ito doon sa mga malalagong damuhan. May tama sa paa itong si Inco Isko. Sa balikat naman at braso itong si Lucio. May mga kinuhang buti itong si Inco Isko at wika nito kay Lucio, "Lucio, ipahid natin ang laman nito sa ating mga sugat para hindi agad kumalat ang sakit at kirot at ang mga lason ng kanilang mga pangsumpa." Habang mabilis na inalalayan itong si Commander Aguirre at balak ng mga ito na bumalik na muna doon sa kanilang kuta. Malaki kasi ang sugat ng Commander sa kanyang tiyan. Mabilis na sumuot ang mga ito doon sa kakahuyan para makabalik na sa kanilang kuta. Umiba ang mga ito ng daan. Kasama nitong si Commander Aguirre ang isang sub-commander na si Commander Sousa at ang 15 mga tauhan. Habang hinaharangan naman nitong si Commander Binone kasama ang mahigit sa 30 mga rebuilding ang grupo ng mga kublan para hindi masundan ang grupo nila ni Commander Aguirre. Ilang sandali lamang ang lumipas
Biglang napasigaw ang dalawa pa sa mga tauhan ni Commander Binoni dahil pinagtatagpas na ang mga ito nila ni Lando at Bulan. Agad na nakalaylay ang ulo ng mga ito nang matamaan ito sa kanilang mga liig. Isa-isang pinabagsak nila ni Bulan at Lando ang mga rebuilding na sa kakawiyan. Gumanti naman ng mga pagputok ang mga ito. Ngunit hirap silang matamaan ang dalawang membro ng kublan. Hanggang sa umatake na rin sina Lucio at Inco Isko. Kahit na may mga sugat ang mga ito, sobrang nag-iingat na din sila. Dahil alam na nila na maaaring tatablan na sila ng mga bala ng mga baril ng kanilang mga kalaban. Lima na ang napapatay nila at may ilan din ang nasusugatan sa panig ng mga rebelde. Ngunit napaigik itong si Lando nang matamaan ito ng bala sa kanyang tagiliran. "Lando, okay ka lang ba?" ang sigaw nitong si Bulan at umigpaw ito papunta kay Lando. Pagkatapos, mabilis na hinila niya ito papunta doon sa likod ng isang malaking puno ng kahoy. Dito na nagmamadaling umatras ang grupo nitong si Commander Binoni. Marami ng sugatan sa kanyang mga tauhan at hirap sila sa pakikipagbakbakan sa mga kublan dahil mabibilis ang mga ito na gumalaw sa kadiliman na hindi nila kayang sundan ng kanilang mga mata. Nakagawa man sila ng mga sumpa at panguntra, ngunit hindi pa rin nila masasabayan ang bilis ng mga ito. Sabi nitong si Bulan, "Amalusyo, Lando, Inco Isko, may mga sugat kayo. Kailangan natin na makabalik sa ating kuta at magagamot ang mga bagay na iyan. Sina Dudong na ang bahala sa mga rebuilding umatras." Nakagawa na sila ng mga pangontra, kaya tinatabla na tayo ng mga bala. Ngunit napigilan din natin ang kanilang pagtangkang pagsalakay sa patag. Tagumpay pa rin tayo, ang wika nitong si Lucio. Bago umalis ang mga ito doon sa kakahuyan, kinuha muna nila ni Lucio ang mga bangkay ng mga kasamahang tadtad na namatay. Kahit na plano pa ng mga ito na sila ay patayin, nagiging kabilang pa rin sila ng kinikilalang grupo na tadtad at isa sa kanilang mga batas ang huwag iwan ang kanilang mga kasama, patay man ito o buhay. Plano nitong si Lucio na bigyan nila ito ng maayos na paglilibing doon sa kanilang kuta. Sa nakita nitong si Inco Isko at Lando, mas lalong napahanga ang mga ito sa mag-ama na sina Lucio at Bulan. Habang ang grupo nila ni Commander Binoni hindi sumunod ang mga ito sa grupo nila ni Commander Aguirre, ang ginawa ng grupo nila, doon pa rin sila dumaan sa dinadaraanan nila kanina pagbaba sa patag. Dahil na rin sa maraming mga sugatan sa kanyang mga tauhan, kailangan nilang makabalik agad doon sa kanilang kuta. Ang hindi nila alam, nakaabang na pala sa kanila ang ilang membro ng kublan doon sa kakahuyan na pinamumunuan nitong si Dudong. Nakikita na ng mga ito ang paparating ng mga rebuilde na may mga akay-akay na mga sugatan. Mabilis naman na humanda ang grupo nila ni Dudong. Walang kaalam-alam ang grupo ni Commander Binoni sa naghihintay sa kanilang panganib nang mapatapat ang mga ito doon sa kakahuyan. Napapansin na lamang ng mga ito ang mabibilis na pag-ibis ng mga nilalang na may mga bit-bit na mga matatalas na mga itak. Nagsigawan na lang ang mga tauhan nitong si Commander Binoni nang pagtatagain na ang mga ito ng grupo nila ni Dudong. Ang iilan sa mga rebuilde, agad na bumagsak ang mga ito sa lupa at namatay nang mapuruhan ito ng mga taga sa kanilang mga ulo at liig. Nagawa naman ng iilan sa kanila ang makaganti ng mga pagputok. Pinagbabaril nila ang mga kublan. Ngunit hirap silang makita
ang bawat galaw ng mga ito. Bukod kasi sa sobrang napakadilim ng lugar, sobrang bibilis din ng kilos ng mga ito na nagpalipat-lipat ng lugar doon sa mga kakahuyan. Napatakbo na itong si Commander Binoni at sigaw niya sa mga kasamahan na kailangan nilang makalayo at makatakas. Hindi nila kaya sa ngayon ang mga kalaban dahil marami silang sugatan. Agad naman na nahabol ng grupo nila ni Dudong ang mga rebilde at patuloy na pinag-atake ang mga ito. Kaya sunod-sunod nang bumagsak ang mga rebilde at namatay. Tanging mga paimpit na sigaw at igik ang maririnig doon sa kakahuyan hanggang sa tuluyang nasukol na din nila itong si Commander Binoni. Ngunit nagmamatigas ang commander ng mga rebilde at lumalaban pa rin ito sa kanila. Nagawa pa nga nitong matamaan ang isa sa mga kasamahan nila ni Dudong at makalipas ang ilang sandali, pinagtutulungan na nilang pagtatagain ito hanggang sa mapatay. Tumahimik na ang buong paligid. Nagkalat ang mga bangkay ng mga rebilde doon sa kakahuyan. Mabilis na iniligpit nila ang mga ito at inilagay sa iisang lugar. Pagkatapos, iniwan nila ang mga ito doon sa gitna ng kakahuyan. Nang makabalik na ang grupo nila ni Dudong doon sa kanilang kuta, naabutan pa nila na pinaggagamot nila ang mga sugat nila ni Inco Isko, Lando at Lucio. Matapos naman na makapagpahinga ng ilang minuto ang grupo nila, agad na nagpupulong ang mga kublan. Wika nitong si Lucio. Maaring pilay na ang grupo ng mga rebilde sa ngayon. Marami sa kanila ang sugatan at napatay natin. Habang mahina pa sila, galugarin na natin ang gubat at tapusin na natin ang mga ito. Mayroong isa sa mga kasama nila ni Lucio ang sumabad sa usapan. Pinunong Lucio, may mga sugat pa kayo. Maliliit lamang ang mga ito. Huwag ninyong isipin ang ating kapakanan. Ang isipin ninyo ang kapakanan ng inyong mga pamilya at ng lahat ng mga tao sa patag. Kaya kinabukasan, alas 6 pa lamang ng umaga, nagsimulang umalis na ang mga ito doon sa kanilang kuta at sinuyod na ang buong kagubatan. May mga ginamit ang mga ito na mga kakayahan para matuntun agad ang kinaroroonan ng kuta ng mga rebilde. May mga inutusan na mga ibon sina Inco Isko at Dudong para tulungan silang galugarin ang buong kagubatan. Makalipas lamang ang ilang minuto, biglang napahinto ang grupo nila nang tumigil na din sa paglalakad itong si Inco Isko at sumipol ito sa hangin. Ilang sandali pa, may nakita silang apat na mga ibon ang nagpalipad-lipad sa uluhan nitong si Inco Isko at parang kinakausap ang mga ito ng albularyo. Lumipas lamang ang 10 minuto, wika ni Inco Isko sa kanila. Tara na, Pinunong Lucio. Sundan na natin ang mga ibon. Dadalhin tayo ng mga iyan sa kuta ng mga rebilde. Muling naglalakad ang mga ito doon sa kakahuyan. Ngunit sobrang nag-iingat na ang grupo nila ni Lucio. Dahil maaring anumang oras, maaaring makakasagupa na nila ang mga rebilde. Nakapagkarga na din ang mga ito ng mga orasyon na pangbakod. Habang ang grupo ni Commander Aguirre kasalukuyang nagpapagaling ang mga ito sa kanilang mga natamong sugat, lalo na itong si Commander Aguirre. Wika nitong si Commander Sousa kay Commander Aguirre. Commander Aguirre, hindi na nakakabalik ang grupo nila ni Commander Binoni. Baka kung napapahamak na ang mga ito kagabi. Kung mamarapatin ninyo, puntahan namin ang kakahuyan malapit sa patag. Ang sagot naman nitong si Commander Aguirre, magpatawag ka muna ng pulong, Commander Sousa. Namimiligro ang grupo natin dito sa gubat na ito.
hindi natin kaya ang grupo ng mga kublan. May mga nagawa man tayong mga sumpa para sa kakayahan nila. Hindi naman natin masasabayan ang kanilang lakas at bilis. Kailangan muna natin nalisanin ang lugar na ito at sumanib sa mga kasamahan natin na nandoon sa kabilang bundok. Kung anuman ang nangyayari kina Commander Binone doon sa baba, bumalik ka agad dito sa ating kuta, Commander Sosa. Lumipas ang ilang sandali, nagpupulong na ang mga rebelde. Ngunit ilang sandali lamang ang iilan sa mga nagbabantay doon sa unahan. Napaigik ang mga ito nang biglang sumulpot sina Bulan, Lucio, Lando at Inco Isko para pagtatagain ang mga ito. Sa loob lamang ng 5 segundo, bumulagta na ang 4 na mga bantay at agara na namatay. Hinila agad ng grupo nila ang mga katawan ng mga ito at itinago doon sa mga damuhan. Pagkatapos, muling umusad ang grupo nila ni Lucio papalapit doon sa mismong kuta ng mga rebelde. Ngunit hindi nila napansin ang 2 nagbabantay ng mga rebelde na nagtatago lamang doon sa itaas ng mga puno ng niyog. Nagsisigaw na ang mga ito at pinagbabaril ang kinaroroonan ng mga kublan. Kaya nagkagulo agad ang mga rebelde na nagpupulong. Kanya-kanyang kuha ang mga ito ng mga baril at hinahagilap agad ang kinaroroonan ng mga kalaban nila. Wika naman itong si Bulan. Ako na ang bahala sa mga bantay na nasa itaas ng niyog. At pagkatapos, napakabilis na tumatakbo itong si Bulan at umakyat agad ito doon sa puno ng niyog. Pinagbabaril nila itong si Bulan. Ngunit sobrang bilis nito na sa loob lamang ng 5 segundo, agad na naabot nito ang kinaroroonan ng rebelde sa itaas. Umigpaw itong si Bulan sabay tagpas sa liig ng kalaban. Agad naman itong namatay nang matamaan ng ilang mga taga. Pagkatapos na gawin yon ni Bulan, umigpaw na naman ito papunta doon sa kalapit na niyog na nandoon naman ang isa pa at inatake na ito ni Bulan ng mga taga. Agad din itong namatay at nahulog sa lupa. Ang ibang mga rebelde naman nang makita nila ang ginawa nitong si Bulan, kinikilabutan na ang mga ito. Sa tingin nila, hindi na normal ang ginagawa nito na parang halimaw sa sobrang bilis. Nakita na rin ito ni Commander Aguirre, kaya nag-utos na ito na harangin ang mga papalapit na mga kublan. At agad na isinama ang ilan sa mga tauhan para makatakas na. Ang hindi nila alam, inaabangan na sila ni Lucio at Lando doon sa likurang bahagi ng kanilang kuta. Patuloy na umatake ang grupo nila ni Inco Isko doon sa harapang bahagi kasama sina Dudong. Habang sina Lando at Lucio, nang mapatapat na sa kanila ang grupo nila ni Commander Aguirre, agad na inatake nila ang mga ito ng mga tagpas. Napakabilis din nitong si Lucio na pinagtataga ang mga tauhan ni Commander Aguirre hanggang sa maabot na din ang pinuno ng mga rebelde. Hindi na ito nakakalaban pa dahil na rin sa sugat nito sa tiyan. Agad itong natagpas ni Lucio sa ulo at liig na agara naman itong ikinasawi. Lumipas lamang ang mahigit sa kalahating oras na labanan, napatay na nila ang lahat ng mga rebelde. Nilibot nila ang buong lugar at tinitingnan kung may buhay pa sa mga ito. Nang mapagtantong napatay na nila ang lahat, wika ni Lucio na dalhin nila ang mga bangkay ng mga ito doon sa patag at bahala na ang mga pulis sa mga ito. Binitbit nila ang mga bangkay ng mga rebelde at dinala doon sa labasan ng gubat. May mga iniwan din ang mga ito na mga papel na may mga nakasulat at nagtuturo na may mga bangkay pa sa loob ng gubat at kailangan na kunin nila ito. Patuloy na nagtatago ang grupo nila ni Lucio doon sa gubat. Habang ang mga tao naman doon sa patag, muling nakakamtan ng mga ito ang kapayapaan doon sa kanilang lugar at nawawala na
ang mga pangamba tungkol sa mga rebilde. Ngunit panandalian lamang ang mga iyon dahil nang mawala na ang mga rebilde, muling namimisti ang mga aswang sa kanilang lugar. Kung gaano kabangis ang mga rebilde, mas malala pa ang pinaggagawa ng mga aswang. Dito na naman umiksi na ang grupo ng mga kublan na pinangungunahan pa rin itong si Lucio. Nilalabanan nila ang buong pwersa ng mga aswang. Dito na naman nila nagagamit ang mga kakayahan at mga taglay na agimat. Dahil mga aswang ang kanilang mga kalaban, mas epektibo ang mga hawak nilang mga armas. Ngunit kakaiba din ang lakas ng mga aswang na ito at may ilan din sa mga matatandang membro ng kanilang angkan ang may kaalaman din sa mga orasyon. Sa bundok ng Pulokyotan, mayroong dalawang pamilya ang natatanging nakatira sa bundok na iyon. Kinatatakutan kasi ang lugar na ito dahil sa dami ng mga naninirahan na iba't ibang uri ng mga engkanto at lamang lupa. Bukod pa sa mga ito, tirahan din ito ng isang grupo o kulto na tinatawag na Yurok. Ang grupo ang responsable sa mga naiulat na pagkawala ng mga taong pumunta sa bundok na ito at doon sa mga hikers, pati na sa mga naliligaw. Isang grupo ng kanibalismo. Naniniwala kasi ang mga ito na ang pagkain ng laman ng tao ay makapagbigay sa kanila ng walang katapusan na buhay. Sa kabilang banda naman ng bundok, malapit sa patag, nakatira naman doon ang angkan ng mga kubot na aswang. Kaya simula nang maiulat ang sunod-sunod na pagkawala ng mga taong nagagawi sa lugar na ito, kinatatakutan na at iniiwasan na ito ng karamihan. Sa labasan nga ng gubat, may istasyon doon ng pulisya para mabantayan ang paligid ng kagubatan at wala nang makakapasok pa sa bundok na iyon. Kahit nga ang mga pulis, hindi nakaligtas ang mga ito sa pag-atake ng grupo ng mga Yurok. Ilang beses na din silang inatake ng mga nilalang na ito. Kaya mahigpit na ang kanilang pagbabantay, lalo na pagdating ng gabi. Ayaw na nila na maulit pa ang nangyaring namatayan sila ng limang kasamahang pulis dahil sa agresibong pag-atake ng mga grupong Yurok. Ang grupo ng Yurok, kilala ito sa paggamit ng pana at itak sa pag-atake at lahat ng kanilang mabibiktima, iaalay nila ito tuwing kabilugan ng buwan at gagawing hapunan. Sa kalagitnaan naman ng gubat, nakatira ang dalawang pamilya na lahi ng mga amaranhig, isang uri ng aswang na kakaunti lamang ang nakakaalam. Nagmula ang angkan ng mga ito sa lugar ng mga hiligay noon, isang mabangis at mabagsik na uri ng mga aswang at may mga kaalaman din ang mga ito sa mga orasyon. Marunong din ang angkan ng mga ito sa panlalason at pagbarang. Pero ang grupo ng magkapatid na Arman at Julio ay hindi. Nilisan nila ang kanilang angkan dahil hindi nila kaya ang mga pinaggagawa ng mga ito. Ang mga pinaggagawa ng kanilang mga kauri na amaranhig. Gusto ng magkapatid na mabuhay ng tahimik at malayo sa kabihasnan. Hindi din namimiktima ang mga ito ng mga tao sa patag. Bagkus, tumutulong pa nga ang mga ito. Minsan nang may dalawang hikers ang napapunta sa gubat ng Pulokyotan at inatake ang mga ito ng apat na mga Yurok. Nang makita at masaksihan ito nila ni Arman, agad nilang tinulungan at napatay
ang apat na mga yurok. May kanya-kanyang pamilya na ang mga ito na kasama nilang naninirahan sa gitna ng gubat. Ang bahay ng mga ito malapit sa batuan doon sa may talon. Sinadya nila ito para may mapagkukunan agad ng tubig dahil nga sa kanilang mga alagang hayop at sa mga pananim. Ang panganay ay itong si Arman. Nasa gilid ng batuan, nakatayo ang bahay nito kasama ang asawa na si Tuya at ang dalawang anak na lalaki at isang babae. Habang ang bahay naman nitong si Julio, nakapatong ito sa isang malaking punong kahoy ng dakit na nasa gilid din ng batuhan, kasama ang asawa na si Cides at ang nag-iisang anak na lalaki. Kasama din nila ang kanilang tiyuhin na kapatid ng kanilang yumaong ina. Nasa 40 taong gulang na itong si Arman, habang nasa 36 naman itong si Julio. Kapwa kabilang ang dalawang ito sa mga piling mga mandirigma sa kanilang angkan. Dahil sa taglay ng mga ito na kakaibang lakas at kakayahan, lalo na itong Julio, dahil sa kanyang pagiging amaranhig at pagiging gabunan ng kanyang ama, namana nito ang kakaibang lakas ng magkabilang uri ng lahi ng aswang. Anak kasi itong si Julio sa huling napapangasawa ng kanilang ina na isang gabunan. Magkaiba ang ama nila ni Arman at Julio, kaya magkaiba din ang antas ng kanilang lakas. Mas malakas ang taglay nitong si Julio. Bukod kasi sa pagiging amaranhig na aswang nitong si Julio, may kakaiba din itong armas na tinatawag na kudaso. 4 na anyo ng armas na kaya niyang palitan sa anumang oras na nanaisin nitong si Julio. Bigay pa ito ng kanilang lolo na nagiging pinuno noon sa angkan ng mga amaranig. Kaya ng kanyang armas na mag-anyong pana, balaraw, bumirang at sibat. At sanay na itong si Julio sa paggamit sa armas na ito. May dala-dala din itong isang hayop na almira. Alaga pa ito ni Julio mula pa ng bata pa ito. Kulay itim na parang kabayo, pero mas mabilis pa ito at mas malakas tumalon. Sa paligid ng kanilang mga bahay, marami silang mga pananim na iba't ibang uri ng gulay at prutas. Kahit na may iilan sa mga engkanto na nanggagambala sa kanila at mga lamang lupa, mas mainam na lamang dito sa gubat ng Pulukyutan kumpara sa kanilang dating lugar. Pero ang inaalala nitong si Arman ngayon at Julio, ang nangyaring pagpatay nila sa 4 na miyembro ng grupo ng Yurok. Dahil ilang araw na ang nakaraan na may namataan silang umaaligid sa kanilang lugar na mga nilalang, at napansin pa nila na mas nagiging agresibo na ang ilan sa mga engkanto sa gubat. Nagdagdag na ng mga inilagay na mga panguntra para sa mga engkanto itong si Tatay Mako. Mas marami kasi itong alam at mga kaalaman tungkol sa mga panguntra sa anumang klase ng mga engkanto. Malakas din ang kaalaman ng matanda sa mga orasyon at panggagamot. Isa nga ito sa naghikayat sa kanila na lisanin na ang kanilang angkan dahil hindi na nila kaya ang mga pinaggagawa ng mga ito na kasamaan. Ayaw sana nila ng gulo, ayaw nila ng labanan, dahil ayaw nila na baka dumating ang araw na kailangan ng lisanin na naman nila ang lugar na ito at lumipat sa ibang lugar. Kontento na sila
dito sa gubat ng Pulukyutan. Payapa at malayo sa mga kapwa nila na amaranhig na masasama. Pero mukhang mababasag na ang kapayapaan nila sa lugar na ito dahil sa grupo ng mga Yorok, sabi nitong si Arman. Mukhang hindi titigil ang mga Yorok na yan hanggat hindi makapaghiganti sa atin. Ano na ngayon ang plano natin? Ano ang suhestyon ninyo, Julio, Tatay Mako? Ano ang narapat natin na gawin? Ilang segundong natahimik ang mga ito at pagkatapos, nagsalita na itong si Tatay Mako. Sa tingin ko, Arman, Julio, hindi ang ating pamilya ang dapat na umalis dito sa gubat ng Pulukyutan. Kung kinakailangan na lumaban para manatili dito sa lugar, gagawin natin. Masasama din naman ang angkan ng mga Yorok na yan. Marami na silang pinipiste at binibiktima ng mga tao. Panahon na din siguro para putulin na ang kanilang kasamaan at kapangasan. Pero sa ngayon, hanggang dito lang muna tayo sa ating teritoryo. Pabayaan natin sila na sila na ang pupunta dito sa ating lugar. Hindi pa natin alam ang tunay na bilang nila at ang kanilang lungga. Minanmanan tayo ng grupong yan nitong mga nakaraang araw. Gagawa din tayo ng paraan para manmanan din sila. At ako na ang bahala sa bagay na yan, Arman, Julio. Hintayin na lang natin ang paglapit nila sa atin. Kinagabihan, nagpasya itong si Julio na maglilibot sa paligid. Subukan niyang suyurin ang mga kakahuyan na nakapalibot sa kanilang tirahan. Kasama niya sa gabi yon ang anak na si Malik. Sakay ng kanyang hayop na almira, binaybay nila ang gilid ng ilog hanggang sasapitin ang kabilang bahagi ng kakahuyan. Wala pang isang oras, agad na naramdaman ni Julio ang kakaibang pwersa sa paligid. Alam niyang hindi galing ang mga ito sa mga engkanto. Mabilis na nagtago ang mga ito sa likod ng malalagong damuhan. Ilang minutong nakikiramdam, sinipat-sipat nila ang buong kapaligiran hanggang sa makita nila ang anim na mga katao ang dahan-dahan na umusad doon sa lugar. Nagpalingalinga ang mga ito na parang may hinahanap hanggang sa papalapit na ang mga ito sa kanilang pinagtataguan. Sa isip nitong si Julio, mukhang naramdaman na sila ng mga nilalang. Kaya muling sumakay sina Julio at Malik sa kanilang alagang hayop. Pero biglang may sumagilit na palaso papunta sa kanila. Muntik pa silang tamaan itong si Malik. Nahulog ito sa damuhan dahil sa pagkagulat. Mabuti na lamang nahawakan agad ito ni Julio. Hinila nito ang kamay ng bata pabalik sa likod ng hayop na almira at pinatakbo na ito ni Julio nang napakabilis. Tumalon ito sa batuhan, pagkatapos tumalon patawid ng ilog. Nang mapalingon itong si Julio dahil ang bibilis din na tumatakbo ang mga nilalang habang papasunod sa kanila. Tumatalon-talon ang mga ito sa mga damuhan at tumawid din ng ilog. Sa isip ni Julio, hindi pa oras para labanan niya ang mga ito. Kailangan muna na ipaalam niya ito sa kanyang kapatid at kay Tatay Mako. Sumuot itong si Julio sa kabilang bahagi ng kakahuyan para mailigaw niya ang mga ito hanggang sasapitin ang kanilang tirahan. Gising pa sina Arman at Tatay Mako. Kasalukuyang nag-uusap ang mga ito sa itaas ng batuhan.
may ginawang maliit na upuan na kawayan ang mga ito doon, at ito ang nagsilbing tambayan bago matulog ang mga ito. Sinabi kaagad ni Julio ang kanyang nakita doon sa kabilang bahagi ng ilog, kaya na-alarma agad ang dalawa. Sabi nitong si Tatay Mako, "Mukhang hindi na ito tama, Arman. Julio, humanda na kayo bago pa tayo atakihin ng mga nilalang na yan. Uunahan na natin sila. Maaaring ito na ang simula ng digmaan laban sa mga Yurok. Pero hindi pwedeng patuloy na pagbibigyan natin ang mga yan." Tumango-tango lamang itong si Arman. Naintindihan niya ang saloobin nitong si Tatay Mako. Ayaw na nitong umalis sa lugar na ito. Kinuha agad nito ang isang armas na hugis sibat na may mga nakapalibot na mga tinik sa dulo. Habang itong si Arman, kinuha nito ang patalim na paarko na magdagdag ng talas sa kanyang mga kuko. Sabi uli ni Tatay Mako, "Tara na, Julio, balikan natin ang kabilang bahagi ng ilog." Binilinan ng mga ito ang mga naiwan na manatili muna sa isang bahay at huwag munang lalabas. Pagkatapos, mabilis nang tumakbo ang tatlo sa kakahuyan habang unti-unting nagpalit na ang mga ito ng anyo sa pagiging aswang. Pero kakaibang mga aswang, dahil bawat isa sa kanila may taglay na mga kakaibang armas. Hindi pa nila narating ang kabilang bahagi ng ilog, biglang may mga humahagibis na mga palaso papunta sa kanila. Kaya agad na nagpulasan ang tatlo. Itong si Tatay Mako, mabilis itong umigpaw papunta doon sa batuhan at mabilis na nagtago. Habang itong si Arman, nagtago din agad ito sa likod ng mga punong kahoy. At itong si Julio, umigpaw ito papunta sa itaas ng puno ng kahoy at agad na sinipat-sipat ang mga kalaban sa paligid, hanggang sa makita niya ang pinagtataguan ng mga ito. May iilan sa likod ng batuhan at sa itaas ng mga puno ng kahoy na nandoon. Walang inaksayang oras itong si Julio. Muling tumalon ito at papunta doon sa mga kalaban, doon sa may batuhan. Nang makita naman ito nila ni Arman at Tatay Mako, kumilos na din ang dalawa. Mabilis na tumakbo ang mga ito papasunod kay Julio. Nagulat na lamang ang mga Yurok nang biglang sumulpot itong si Julio. Pinana agad nito ang isang napatulala at tinamaan ito sa ulo. Nagpulasan agad ang mga nilalang habang inihanda na ang mga dalang armas. Bumulagta naman nang tamaan ng pana ni Julio ang isa pa, ngunit hindi ito napuruhan. Kaya ang ginawa nitong si Julio, binago nito ang anyo ng kanyang armas at nagiging napakatalas na balaraw ito, at tinagpas niya agad sa liig ang nakabulagtang kalaban. Napaigik pa ito at gumulong agad ang ulo nang humiwalay ito sa kanyang katawan. Ang tatlong umigpaw sa itaas ng batuhan, pinana nila agad ito si Julio. Ngunit biglang bumulaga sa kanila sina Tatay Mako at Arman. Isang hataw ni Tatay Mako sa dalang sibat nang tamaan sa ulo ang isang Yurok. Agad na napasigaw ito at nahulog sa lupa habang nangingisay. Wasak ang bungo nito dahil sa mga nakapalibot na mga tinik sa dulo ng kanyang armas. Natamaan na din ni Arman ang isa sa iba't ibang parte ng katawan, kaya agad din itong nahulog sa lupa. Pagkatapos, umigpaw pa itong si Arman papunta doon sa likod ng isang Yurok, at gamit ang patalim na paarko, ginilitan niya ito sa liig. Habang itong si Julio, sa loob lamang ng ilang segundo, agad na nagpalit na naman ng anyo ang gamit na armas nitong si Julio
at pinana ang tumalon papunta doon sa damuhan. Tinamaan niya ang isa sa mga ito, ngunit nakaiwas naman ang dalawa. Mabilis nang tumalon itong si Julio sa itaas ng punong kahoy. Kumuha ito ng bwilo at pagkatapos, bumulusok ito ng talon papasunod doon sa dalawa pa. Nagawa pa nga ng mga ito na hampasin itong si Julio sa dalang mga itak. Ngunit sing bilis ng kidlat na umikot itong si Julio, tinagpas ang liig ng isang yurok. Pagkatapos, sunod-sunod na hampas naman ang kanyang pinakawalan at tinamaan sa ulo at sa katawan ang isa pa na agaran na ikinamatay ng nilalang. Ang isang yurok naman na tinamaan niya kanina at hindi napuruhan, nagawa pa nitong makatakbo doon sa kakahuyan papalayo. Ngunit nang magbago na naman ang anyo ng armas nitong si Julio at nagiging bumirang, inihagis niya ito papunta doon sa tumatakbong yurok. Nang tamaan ito sa ulo, kita pa nilang tumilapon ito at tumama sa isang puno ng kahoy hanggang sa mangisay at mamatay. May isa pa ang nasa likod ng batuhan, pero hindi na ito nakagalaw pa nang atakihin na ito ni Arman. Makalipas ang ilang sandali, tumahimik na ang buong paligid. Kita nila sa kapaligiran ang mga nagkalat na mga bangkay ng mga yurok. Sabi nitong si Arman, "Ano ang gagawin natin sa mga ito, Tatay Mako?" Ang sagot naman ng matanda, "Ililibing natin ang mga bangkay nila, Arman, Julio. Kahit na mga masasamang nilalang ang mga yan, karapat dapat pa rin na bigyan natin sila ng maayos na libing." Inilibing nila ang mga bangkay ng mga yurok doon sa kalubluuban ng gubat at pagkatapos, bumalik na sila sa kanilang tirahan at agad na nagpupulong. Sabi nitong si Tatay Mako sa kanyang mga pamangkin, "Ngayon, simula na ng digmaan sa mga yurok, Julio, Arman. Kailangan natin na magtubling ingat dahil pwedeng madadamay ang ating mga pamilya, ang mga anak at asawa ninyo. Sama-sama na tayo at kahit na anuman ang mangyayari, walang aalis sa gubat ng pulukyutan. Hindi tayo ang aalis. Sila ang dapat nating paalisin at dapat napatayin." Lumipas ang mga oras hanggang sa sumapit ang hapon. Dito na nila nakita ang mahigit sa 10 mga nilalang ang papalapit sa kanilang tirahan. Malayo pa lamang ang mga ito. Alam na nila na membro ang mga ito ng grupong yurok. Nakasuot ng kulay pula na damit ang mga ito. Nakabahag din na kulay pula at may mga bitbit na mga sibat at itak. At kapansin-pansin agad ang mga maraming tato sa kanilang buong katawan. Pati nga ang mga mukha nila, puno din ng tato. Mabibilis ang mga hakbang ng mga ito at agad na naramdaman nila ang malakas na puwersa sa buong paligid. Mabilis na tumalon galing sa batuhan itong si Tatay Mako at itong si Arman. Pumasok na din agad ang asawa at anak nila sa kani-kanilang mga bahay. Ang isang anak ni Arman na lalaki at ang anak ni Julio na natiling nakatayo ang mga ito sa itaas ng batuhan. Itong si Julio, nasa itaas ito ng kanilang bahay sa itaas ng punong kahoy at nakaasinta na ang dala nitong pana. Habang papalapit ang grupo ng mga yurok, may narinig silang parang mga palahaw at nang makalapit na ang mga ito kay Tatay Mako at kay Arman, sabi ng isa sa mga matatanda na kasama nila na may dalang tungkod na bungo ng tao ang nasa dulo.
May itatanong lamang kami sa inyo. Kung napansin ba ninyo ang aming mga kasamahan na napagawi dito sa inyong lugar? Ilang saglit na natahimik ang dalawa at ang bumasag sa katahimikan itong si Tatay Mako. Wala kaming nakitang mga kasamahan ninyo na nagawi dito sa aming lugar. Ngunit tumitig sa kanila ang matanda at itinaas ang tungkod na dala. Sa isang sinyas nito, biglang kumilos ang apat na mga yurok na may hawak na mga punyal. At pagkatapos, itinarat nila sa lupa ang mga punyal na hugis na patatsulok, habang may mga binubulong-bulong ang mga ito na parang nag-uusal ng mga orasyon. Nanatiling nakamasid lamang sina Tatay Mako, pero nakahanda na ang kanilang mga armas. Nagsimulang mag-uusal na din ang matandang yurok habang nakataas ang tungkod na dala. At ilang sandali pa, may naramdaman silang pwersa na biglang kumalat sa buong lugar. Napakalakas nito na kailangan pa nilang mag-uusal ng mga orasyon na pangharang. At ilang sandali, biglang ibinagsak ng matanda ang kanyang dalang tungkod sa lupa. At kita mo agad sa hitsura sa mga ito ang sobrang galit. Pumalahaw ang mga ito ng napakalakas. Namumula ang mga mata ng mga yurok. At makalipas ang ilang sandali, itinuro ng mga ito sina Arman at Tatay Mako, lalo na ng matandang yurok, gamit ang tungkod nito na mabilis na pinulot sa lupa. At ang sabi nito sa palahaw na buses, "Magbabayad kayo sa ginawa ninyo sa aming mga kasamahan. Pagbayaran ninyo ito ng inyong buhay." At sumigaw ito ng napakalakas. Pagkatapos, tumalikod na ito at mabilis nang naglalakad papalayo ang grupo nila. Nang maglaho na ang mga ito sa kanilang paningin, umakyat kagad sila doon sa batuhan. Sabi ni Tatay Mako na mukhang kailangan nilang maghanda. Pakiramdam ng matanda na babalik ang mga ito sa kanilang teritoryo. Tumalo na din itong si Julio papunta doon sa batuhan. "Ano na ngayon ang gagawin natin, Tatay Mako? Mukhang kailangan natin na gumawa ng mga pambakod sa paligid at pati na ng mga patibong." "Tama ka, Julio. Kaya ngayon din, kailangan na natin na maghanda." Kumilos agad ang mga ito kasama ang mga anak nila. May mga kinuhang halaman itong si Tatay Mako at iilang ugat ng punong kahoy. May mga kinuhang pulbo din itong si Arman. May mga maliliit na kawayan na kurting sibat ang kanilang ginawa. Pagkatapos, nilagyan ito ng mga pulbo. Pinahid din nila sa mga maliliit na kawayan ang katas ng kanilang mga dinikdik na ugat ng punong kahoy. Matapos ang kanilang mga ginawa, nilagay na nila sa paligid ang mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, kinuha na din ni Julio at Arman ang mga armas nila. Kailangan nilang maging kargado ng gamit at handang-handa sa labanan. Plano kasi nila na abangan ang maaring pagbabalik ng mga yurok doon sa unahan, para bago makarating ang mga ito sa kanilang tirahan, mababawasan na nila ang bilang ng mga ito. Mabilis nang naglalakad sina Arman at Julio papunta doon sa kakahuyan. Dala-dala ni Arman ang armas na paarko, isang balaraw at apat na mga punyal. Dala-dala naman ni Julio ang armas nito na kasudo. Pagdating nila doon sa kakahuyan, inilagay pa nila ang iilan sa mga natitirang ginawang pangpatibong. Ikinalat nila ang mga ito doon sa paligid ng kakahuyan at pagkatapos, matyagang naghintay ang dalawa. Nakapatong sa itaas ng punong kahoy
itong si Julio, habang nasa likod ng batuhan naman itong si Arman. Habang sinatatay Mako naman ang mga anak nila ni Julio at Arman na mga lalaki, nakahanda na din ang mga ito, pati ang mga asawa nila. Nasa itaas ito ng bahay nila ni Julio, nagkukumpulan at nagsama-sama ang mga ito. Lumipas pa ang mga oras. Pagpatak ng alas 6 ng gabi, dito na natanaw ni Julio ang maraming mga yurok na papasok na ng gubat. Sa sobrang dami ng mga ito, napuno ang malawak na lugar doon sa gilid ng ilog. Mabilis na tumalon itong si Julio papunta doon sa batuhan kung saan nagtatago itong si Arman. Sabi agad nitong si Julio, "Kuya Arman, paparating na ang mga yurok. Napakarami nila. Kaya humanda ka na. Uubusin natin ang mga demonyong yan." Pagkatapos, muling tumalon itong si Julio papunta sa itaas ng punong kahoy. Habang itong si Arman, umakyat ito sa batuan at sinipat-sipat ang mga paparating. Kitang-kita nito ang sobrang dami ng mga paparating na mga kalaban. Nagmamasid muna ng ilang minuto itong si Arman at hinihintay ang gagawin ni Julio. Nang makalapit na sa kanila ang mga yurok, kita nitong si Arman na nagpaulan agad ng mga palaso itong si Julio galing sa itaas ng punong kahoy. Kaya agad na namatay ang tatlo sa mga kalaban nang tamaan ang mga ito sa ulo. Nagkagulo agad ang mga yurok. Hinahanap agad nila ang pinanggagalingan ng pag-atake. Biglang tumalon itong si Julio sa lupa at nagpakawala pa ng sunod-sunod na pagpana. Pagkatapos, tumakbo ito doon sa mga damuhan hanggang sa tumalon na ito sa itaas ng mga punong kahoy. Dinala ni Julio ang grupo ng mga yurok doon sa kanilang mga ginawang patibong. Lihim naman na sumunod itong si Arman sa mga ito. Maingat na nagtatago ito sa likod ng mga punong kahoy habang sumusunod sa mga yurok. Ilang sandali pa, nagsigawan na ang grupo ng mga yurok dahil tinamaan na ang mga ito sa kanilang inihandang mga bitag. Tumarak ang mga patibong nila na mga matutulis na kawayan sa mga katawan ng mga yurok. May ilan ang hindi napuruhan, ngunit ang mga nahulog sa butas na may mga nakausli na mga matutulis na bagay ay agara na namatay. Kaya napahiyaw na ang ilan sa mga ito. Sinamantala naman ito nila ni Julio at Arman. Inataki na nila ang mga nagkagulo na mga yurok. Gamit ang mga armas na gasodo nitong si Julio, umigpaw agad ito sa gitna ng mga yurok habang nagkagulo pa ang mga ito. Pinagtatagpas ni Julio ang liig ng mga nilalang. Ang dalawa na naabutan ni Julio doon sa gilid ng malaking puno ng kahoy, isang tagpas tumalsik agad ang ulo nung isa nang maputol ang liig nito. Habang hindi na nakagalaw ang isa pa nang tamaan niya ito sa ulo, may papasugod na apat galing sa kanyang likuran. Pumihit itong si Julio. Nag-iba agad ang anyo ng kanyang armas at nagiging pana. Pinagpapana na niya agad ang mga papasugod na mga kalaban. Patay agad ang dalawa sa mga yurok nang tamaan ang mga ito sa ulo, habang ang dalawa pa sa mga ito sinalubong na ito ni Julio ng mga hampas. Kaya bumulagta agad ang isa sa mga ito at ang isa hinablot ito ni Julio, at pagkatapos pinagkakalmot ang liig at dibdib. Patay agad ang mga yurok at nadagdagan pa ito ng dalawa nang matamaan ng bumirang ang dalawa pa doon sa mga kakahuyan. Habang itong si Arman
Gulat na gulat ang mga nilalang na yurok nang biglang sumulpot ito sa kanilang likuran. Bagsak agad ang dalawa sa mga ito nang tamaan ng mga pag-atake gamit ang armas na parko nitong si Arman. Dinamba pa niya ang dalawa sa mga ito at hinila papunta doon sa damuhan. Walang habas na pinagkakalmot ito ni Arman sa iba't ibang parte ng katawan. Agad na nangingisay ang mga ito at namatay. Ilang sandali pa, sabay-sabay nang umaatake sa kanila ang mga nilalang at naramdaman din nila ang paggamit ng orasyon ng mga matatanda sa grupo ng mga yurok. Ngunit malakas ang kanilang mga orasyon na karga na mga pangharang at pambakod. Kaya hirap ang mga matatandang yurok na wasakin ito. May anim pang napatay itong si Arman na mga yurok hanggang sa masusugatan na din siya sa kanyang braso. Sa sobrang dami ng mga kalaban, nahihirapan din silang patumbahin agad ang mga ito. Habang itong si Julio, mahigit sa 10 na ang napatay nito gamit ang kanyang kakaibang armas. 2 pa ang napugutan niya ng ulo. Kahit naramdam niya ang lakas ng orasyon ng mga kalaban, kumpiyansa pa rin at may tiwala itong si Julio sa kanilang mga pambakod. Lumipas pa ang 10 minutong labanan, nadagdagan ang mga bangkay na nagkalat sa paligid. Ngunit muling nasusugatan itong si Arman, kaya napilitang tumakbo at tumalon itong si Julio para tulungan ang kanyang kapatid. Magkasama na ang dalawang magkapatid na amaranhig na inatake ang mga yurok. Makalipas pa ang ilang minuto, sabi nitong si Arman, "Julio, mukhang kailangan na natin na dalhin ang mga ito doon sa mga patibong na malapit sa ating mga bahay." Naintindihan ni Julio ang ibig sabihin nitong si Arman. May mga sugat na din ito at nanghihina na. Sobrang dami kasi ng mga kalaban. Kaya ang ginawa ng dalawa, mabilis na tumalon sila doon sa mga batuhan at tumakbo sa mga damuhan pabalik sa kanilang mga tirahan doon sa may ilog. Mabilis naman na sumunod ang mga nilalang na yurok sa kanila na kahit na maraming mga patay na sa kanilang hanay, mukhang desidido pa rin talaga ang mga ito na patayin sila at paalisin dito sa gubat ng Pulukyutan. Ngunit pagdating nila doon sa paligid ng tirahan nila ni Tatay Maco, Julio at Arman, lalong nabawasan ang bilang ng mga nilalang na yurok nang matamaan ang mga ito ng kanilang ginawang mga patibong. Tinamaan ang mga kalaban nila ng mga humahagibis na mga matutulis na kawayan. Natuhog ang mga ito sa iba't ibang parte ng katawan na agaran na ikinamatay ng ilan sa kanila. Ang ilan naman nahulog sa ginawa nilang mga butas na may mga nakausli na mga matutulis na bagay. Kaya mas tinuunan nila ng pansin ang pag-iwas sa mga patibong na ginawa nila. Kaya ito ang pagkakataon na mas naatake nila ang mga nilalang na ito. Hinaribas nila ni Julio at Arman ang mga nilalang na yurok. Pinagtatagpas at pinagpapana ang bawat na masipat at maabot. Kaya sunod-sunod nang bumagsak ang mga kalaban. Habang si Tatay Maco, may mga isinaboy-saboy ito sa paligid ng mga dinikdik na dahon at halaman. Ang amoy ng mga ito ang nagpipigil na mapalawak ang mga gagawin na mga orasyon ng mga matatandang yurok. Ang mga anak naman nila ni Julio at Arman, tumulong na din ito sa ginawang pag-atake ng kanilang mga magulang. Ang asawa naman nila ni Julio at Arman, umigpaw na din ang dalawa galing sa itaas
ng mga kubo. Papunta ang mga ito at papasugod sa mga yurok. Bawat maabot ng mga ito, kukubawan ang likuran at ibabagsak sa lupa. Pagkakagatin ang mga liig hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Napakaingay ng buong paligid. Napakaingay ng mga hiyawan, ng mga nasasaktan at ang mga palahaw ng mga yurok. Patuloy na pinag-aatake ni Julio at Arman ang mga ito. Matapos naman itong si Tatay Mako sa ginawang mga ritual at orasyon, tumulong na din ito sa pag-atake sa mga nilalang na yurok. Walang awa na pinagtatagpas at pinaghampas nila ang mga ito. Kahit na may ilan na ang nakabulagta sa lupa at namimilipit sa sakit, gumagapang, pero hindi na nila ito hinayaan na makatayo pa at mabuhay. Pinagtataga nila ang mga ito hanggang sa tuluyang mamatay. Lumipas ang kalahating oras na bakbakan, nagkalat na sa paligid ang mga katawan ng mga ito. Iilan na lang sa mga matatandang aswang ang mga natira. Kahit na may mga sugat sina Julio at Arman, wala pa ring tigil ang mga ito sa kanilang ginawang pag-atake sa mga kalaban. Kailangan na patayin nila ang lahat ng mga yurok para tuluyan ng matahimik ang buong kagubatan ng Pulukyutan. Pati sina Tatay Mako at ang mga asawa nila ni Julio at Arman, patuloy na inaatake nila ang mga natitirang mga yurok hanggang sa mapatay nila ang lahat ng mga ito. Mabilis din na tinulungan ni Tatay Mako itong si Arman at dinala agad sa itaas ng batuhan. Kumuha ng mga gamot ang matanda at ginamot itong si Arman. Inilibing nila isa-isa ang mga bangkay ng mga yurok. Gumawa din sila ng mga dagdag na mga patibong sa buong paligid kung sakaling may mga kalaban pa. Pero lumipas ang mga araw, tahimik na ang buhay nila sa bukid ng Pulukyutan. At dumaan pa ang mga araw, kinausap na nila ang mga nilalang na mga kubot na aswang doon sa paana ng bundok para paigtingin pa at panatilihin ang kapayapaan sa lugar, ang kapayapaan sa kagubatan ng Pulukyutan. Ha, 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 ha.